Mindanao way back 1920s, 30s, na open for migration from Luzon and from Visayas. Yung pioneering settlers sa Mindanao, ngayon po, mga multi-millionaires. Yung mga yumaman doon, yung mga nauna, kaya sabi ko sa mga tao doon, kapag mauna ka sa great life at ginalingan mo, yayaman ka talaga. Tama ba? Yes. So are you ready, mag-millionaryo? Yes! So tonight, alam ko kasi, since sa DNA natin, yung sa kaiputuro ng puso ng Pilipino, we were born to be a champion. Maniwala kayo doon? Nasa puso natin yan. Boxer. Sinong world-class champion? Manny Pacquiao. Tama ba? Yes. Pageants. We have a lot of beautiful Filipinas. Tama? Seniors. So in network marketing, kasi sa Amerika, ang network marketing is a great career. But in the Philippines, ano nga sabi natin? Eh, networking yun eh. Tama ba? So ngayon po, yung great life yung magiging model ng network marketing career sa Philippines. Tama? Tarapakan po natin. Papaguhin natin yung landscape ng network marketing na through great life, ipapakita natin sa great career, great profession. Tama ba? Yes! So tonight, ang ating speaker, grabe. Ito na, hindi ko na patatanggalin pa. Ang sarap kasi mag-talk, ang ganda ng sound system, di ba? So, yung speaker po natin, grabe, idol ko to sa dati ng NAMI company. And he was able to produce a lot of millionaires. One of the great mentors din po sa network marketing. At igag-guide din po tayo all throughout our journey. Sabi ko sa mga tao, ang hirap po maglipat ng company, masasayang yung integrity mo, yung credibility mo. Ikaw networker, palipat. Wala. Kaya nga, thankful ako sa mga young generation ng mga networkers sa Philippines. Pangalawa, pangatlo nyo pala. Eh, eto, gawin na natin ang todo. Bakit una-una? Great management. Tama? Yes. Great products. Tama? Yes. And great leaders industry. So, mga great people of Metro Manila, okay na ba na tumayo tayong lahat? As you welcome our speaker tonight. I-discuss niya po ang ating basic knowledge and skills para naman ma-earn po natin ang millions sa great life. So, bigyan po natin ng masigang palakpakan our VP for Marketing, no other than Sir Jay Ocampo! A great VP! VP J! Excited for tomorrow's event. Yes! Excited kayo para bukas? Yes! So, bago tayo bumukas, eh, munang mahalaga. Tama po ba? Okay, so ngayon, hindi ko naman ito matatagalin. Tuturo ko na sa inyo ito. Alright, so ngayong gabi na ito, magtuturo tayo na napakalaga, napaka-importante bilang isang great life partner. Again, great evening everyone. Great evening! Yan, okay, so ang galing, ang ganda na nila introduction sa akin. Feeling ko tuloy talagang matini idol tuloy ako, di ba? Kasi napakaganda ng boses niya, pang ABS-CBN yung dating, di ba? Okay, kapamilya, di ba? Eh, tayo hindi lang kapamilya, kanegosyo pa. O, di ba? Alright? So, ito maganda ko ngayong gabi na to. Napakadali lang ang pag-usapan natin, which is very, very important na kailangan matutunan natin. Sino dito yung first time ahatid ko ng DNA? Yan, alright. So, napakalaga ngayong gabi na ito. Matutunan mo at malaman mo na maigi ito. Dahil talaga nga, napakalaga nito in our journey towards greatness. Tama ko ba? Yes. Alright. So, yun. Pakilala ulit sa nila. My name is Jay Ocampo. I'm your Vice President for Marketing and Training. I've been doing this for the past 16 years. Diba? Yung ganito. I already earned a lot. Diba? And helped a lot of people na mabago ang buhay nila. Tama ko ba? And yun nga nakakatuwa na through this industry, talagang gumaling and we were able to sell billions by pesos and multi-billions, hindi lang billion pesos worth of products. And at the same time, I created a lot of millionaires. Ang question ko sa inyo, sino dito ang gusto maging millionaire? Yes, di ba? Lahat naman gusto maging millionaire. Pero syempre, lahat ng bagay sa mundo, kailangan may proseso. Tama mo ba? Tama. Ngayong gabi na to, tuturo ko sa inyo para paglabas niyo mamaya, ibang level na kayo bilang isang great life partner. Okay? So, ano ba pag-usapan natin ngayon? Ito tinatawag natin DNA. What is DNA? Actually, narinig ba yung DNA? Pag sinabing DNA, ano ba yung DNA na alam nyo? Yeah. Oh, di ba? Ano ba yung DNA, di ba?
Okay, yung mga hindi nakakalam, ang ibig kong sabihin niyan, di natin alam. Di ba? Misa lang, grabe, hindi na. Di, joke lang, di ba? Siyempre, hindi mo alam. Hindi natin alam, di ba? Okay. Tama? Okay. So, ang ngalan din po, according to ano, yan, what is DNA? It's a deoxyribonucleic acid. A self-replicating material which is present in nearly all living organisms as the main constituent of chromosome. It is the carrier of genetic information. Di ba? Napakalalim nito, di ba? Alam niyo ba, meron kong kwento na isang kabayo sa Australia, hindi pinailangan, hindi lang pinapansin. Tapos sabi nyo sa trainer, so, itong kabayo ko, ano ba itong kabayo ko? Di ba, chinin niya yung bloodline? Yung pala, yung kanin nilinunuan nung kabayo na yun, eh, champion pala. So, nagkaroon siya ng reason para gawing, tawag nito, i-train yung ano na yun, yung kabayo na yun. Kaya na maganda, dahil nga may bloodline siya ng champion, alam na, nakatuwa ko, dahil i-train siya, that horse became a back-to-back-to-back-to-back champion. Di ba? Hindi, di ba? Okay, meron naman sa Amerika, di ba? Hihirap siya, beggar siya, wala, patain lang, wala, patain, di ba yung mga ganun? Eh, may namatay na binatang, tago to, matandang binata. Walang pamamana, di ba? Eh, sabi nga, alam ko meron kang long, di ba? Long distance relative na ganito, hinahanap ko na, hindi na makita. Hanggang nakakita nila yung pulubi na yun na naglilimos, DNA sila. Yung pag-test, ting! Bloodline nga niya. Imagine yung mula sa pulubi, instant multi-millionaire siya. You know, a lot of times in life, we are suffering from poverty. Not because, di ba, mahirap talaga tayo. Sometimes, nalilimutan lang natin kung sino tayo. Tama-tama. And in doing great life, it's very important for you to know who you are as a great life partner. Tama ba? Dahil pag natuturo mo sino to, maniwala ka. Ako nga ako, hirap na hirap ako matulog. Tanong niyo bakit? Kung alam mo lang kung anong future na nagahanap tayo sa inyo dito, sisiguro din ko kahit kayo, hindi na kayo makapagkatulog. Kasi napaka-exciting. Kada umaga, nang gising na meron mo. Palakpahan niyo naman mo yun. Tama? Tama? Are you excited? Yes! So let's continue, mga kaibigan, di ba? So, the DNA, okay? So alam niyo yung DNA, di ba? Alright? So ngayon, unang-una, yung tinatawag natin DNA, you have to understand that we are what? Distributor. We are a distributor. O, di ba? So yun yung unang-unang D natin sa DNA. We are distributor. Ano ba yung distributor? Sabi nga, an agent who supplies goods to store and other business that sell consumers. Alam niyo, simple lang yan. Walang masamang mag-being distributor. Magalang masamang maging network marketer. Alam mo nung masama, tanong nyo ano? Ano ba? Hindi mo alam kung sino ka. Di ba kaya nga tayo pinagtatawanan? Kasi hindi natin alam kung sino tayo. Pansinin mo ang ano, yung mga professionals, di ba? Pag tinanong mo, ano natapos mo? O di ba? Yung teacher. O di ba? Ano natapos mo? Engineer. O di ba? Ano natapos mo? Doctor. O di ba? Ano natapos mo? Di ba? Gagawin pilot. O di ba? Ano natapos mo? Lawyer. Di ba? Parang dahil meron silang title, di ba parang talaga yung napaka-proud nila sa ginagawa nila? If you don't know kung sino ka at hindi ka proud sa ginagawa mo, you will never ever become successful. Tama ko ba? Kaya kapag tinatanong ka, ano ginagawa mo? Ano ka? Ano mo? Wait lang. Ano? Ano? Wala po. Di ba? Parang nagulat ka na lang. Wala. Di ba? Tama pala. Di ba? Hindi mo alam yung napaka-noble ng ginagawa mo. Tama pala. Okay? Kaya tandaan nyo ninyo, lahat ng bagay sa mundo, kung wala nang di-distribute sa mga goods na yan, hindi rin mabibenta rin naman yan. Do you agree? Yes. Yes. Kaya napakalaga ho niyan na alam mo kung sino ka. Tama. Okay? As a distributor, we're going to distribute. Now, ano pa ginagawa? Susunod na rin tinatawag na navigation. The process to activate o yung tinatawag na activity, asserting one's position and planning. And following a route. So, ibig sabihin ngayon, sa ginagawa mo, yes, you are a distributor, and kailangan matuto kang sumunod. Tama ko ba? Kasi lahat naman ng sumali dito, gusto niyo naman. Tama. Diba? Wala na tayo. Gusto mo ba ng great life? Maghirap. Mahirap. Diba? Yung kapas lupa. Diba? Yung wala. Diba? Parang wala naman. Diba? The name itself, great life. So, ibig sabihin,
you have a great future. You have a great life. Yes. You're having a great life. Ibig sabihin, you're mayaman. But, ang tanong, paano kayo yaman? Sumusunod ka ba? Tama-tama. Napakalaga din yun. And of course, pinahuli, tinatanggap natin application. The word of applying something or action of putting something into operation. Tama-tama. So, ang mahalaga dito, yung, dahil alam mo na, sino ba? Dapat matuto ka, sumunod, at i-apply mo. Di ba nga, pag ikaw sumakay ka lang na, pag sino dito yung merong application ng Waze? Di ba? Di ba sa Waze, nilalagay mo dyan yung, ano, yung destination mo, di ba? Tapos biglang i-ano mo, i-open mo, di ba? Go-go mo, di ba? Pag-go niya, gagawin niya ngayon. Ba? Kakalculate siya, di ba? Di ba? Tapos pag nag-calculate na siya, pag-uban siya, ano sabi niya? Let's go. Tama? So, ibig sabihin niya, hindi naman, hindi sinabi, let's stop. Diba? Ano sabi niya, let's go. Go. So, ibig sabihin, kinalculate ko na, alam mo na sa bahay punta, kailangan umaksyon ka na. Kailangan i-apply mo. They follow. Yes. Ito, maraming tao dito, nag-fail sila. Itong tatlong bagay lang na pag ito na, kabisado mo, maniwala ka, hindi ka makapagkakatulog. Bakit? Kasi klaro-klaro na eh. Tama-tama. Di ba, if you're doing something na alam mo, it could change your life and your family's life. Di ba, excited kang gawin? Yes. Tama? Kaya pag ikaw yung nag-great life ka, tapos hindi ka excited, i-share ko na kung maniwala ka, you are missing the entire thing. Tama? Okay, are you ready to learn? Yes! Okay, so first, bakit natin ginagawa yung great life? Simply because we have a lot of dreams in our life. Tama, mali. The reason why we join great life, simply because we know, once we join great life, we can make all our dreams into reality. Tama, mali. Diba? Parang ito, magka nag-aral, magka nag-preschool, elementary, high school, college, nag-master na, nag-doctorate ka ba? Why? Because you know, after you finish that degree, you are going to get something. Tama, mali. You will be hired by the company, and ang maganda dito, pag nagtrabaho ka, automatic, magka-sweldo ka. And eventually, you can make all your dreams into reality. Di follow? Pero kung titingnan mo, ilang years ang inubos mo para magkaroon ng trabaho. Tama-tama. Tapos dito, uupo ka lang ng mga ilang oras. Kada may training tayo, lagi mo sinasabi, wala akong oras para dyan. Tama? Paano ka matututo? Tandaan mo niyo, walang taong umaman na walang alam. Tama ba rin? Tama? Ulti mo ngayon tumayan ng loto, may alam niyo eh. Ano numero? Di ba nang ula-ula lang siya? Pero at least alam niya, tumaya siya. Tama? Wala naman tumama ng loto na hindi tumaya. Hindi naglagay ng ano, di ba? Numero? Tama mali. So, bottom line, kahit anong profession mo, kahit anong mo, kailangan alam mo na rin yung ginagawa mo. They follow? Are you ready? Yes, kailangan i-process mo na yun. Kailangan lumukin mo na yun. Kailangan gawin mo na yun. Yes. They follow? Yes. Okay, ikaw. Siyempre, bakit natin gusto matupad yung pangarap natin? Di ba? Yung bakit gusto ni Maman? Kasi gusto kong warakin yung pamilya ko. Di ba? Hindi naman ganun. That is why you want to become rich. Simply because you want to give all the best in life for your family. Sino dito gagawin niya para lang sa pamilya niya? Diba? So the purpose is not to be rich, but to give the best thing in life for your family. Tama-tama. Yes. Kaya minsan, diba napapansin nyo, nahihirapan ka na, bumibigay ka na, pero sabi nga ng kape, kanino ka gumigising? Diba? Diba? Dahil ka nagising, it's a blessing. Diba? Tama-tama. Ako pag nakikita ko yung mga anak ko ngayon, kasi I have 16 and 13 years old, diba? Tapos right now, I have 5 years old and upcoming 2 years old, di ba? Alam mo, pag nakikita ko yun, alam mo, di pa kasi ano kayo na, 15, ano, 16, tsaka 13. Tapos biglang nagkaanak ko ng bago, alam niyo, I always ask God, why did you let this thing happen? Bakit ako nagkaanak ulit ng bago, di ba? Eh, his name is, ano, Caleb. Tapos ang pangalan ng isa, Jethro. Sabi ko, pag pinaalala mo, kung kilala niyo sa Bible yung dalawa na yun, Caleb is the leader of Moses. Okay? So, ibig sabihin, nung pumunta sila sa Promised Land, hindi na nakapasa si Moses, si Caleb na, tsaka si Joshua yung nag-takeover sa kanya. And Jethro is the father-in-law of Moses, which is, siya naman yung matalinong nag-a-advise kay Moses. Di ba, alam mo, Moses, yung ginagawa mo yung mamamatay ka. Mali yung ginagawa mo, dapat hindi ganyan, dapat ganito. So yun yung counsel niya, si Jethro. So pag tinitingnan ko, itong dalawa na to, there's something with them, di ba? Parang, I'm going somewhere. Di ba? I'm going to journey somewhere, di ba? Tama? Na I need wisdom and I need energy. Kasi si energy, yung energy na talaga kinuwento ko sa inyo, is Caleb kasi, he's a warrior.
Okay? When he fought the Giants, he was already 85 years old. Pero sabi niya, even though I'm 85, it feels like I'm only 40 years old fighting this, ano, diba, Giants. And he won. Diba, so, mayroon strength, may wisdom. Diba, sabi, tinitingnan ko, alam ko, eto strength, eto wisdom. Kaya mayroon dito sa dalawa na to. Yung pala, diba, I need them to always, tinitingnan ko si, ano, si Caleb, pag nangihina ko, I have the strength of Caleb. Diba? So, pag nang paganda ko, confused ako, tinitingnan ko si Jethro, I have the wisdom of Jethro. Now, I am ready for great life. Yeah. Our dreams. Oo, di ba? Panalo-panalo? Panalo! Yeah. Okay, mga kaibigan, syempre, paano natin gagawin? So, a lot of people, di ba, they know how to do it. Katulad sinabi ko, again, in order for them to make all their dreams into reality, they're going to work 8 to 5. There's nothing wrong about that. Guys, don't get me wrong. Walang masama. Kung alam lang nilang formulation, yun lang, para matupad nila yung pangarap nila. Yun talaga. Di follow? So, yung mga empleyado, ang gagawin nila, they will work every day 8 to 5, Monday to Friday, 15:30. Alam yung 15:30, di ba? Yung akin si Balang, katapusan mo na. Di ba? Okay, for 12 months, and of course, just in case nagsipag ka, may bonus ka. Just in case, tama ba? Or kung umigay ko pa niya, may bonus ka. And you are going to do it for 40 long years. Di ba? Imagine mo. Maraming tao, this is the formula. Okay, it's okay. Bak, itong formula na to, matagal naman siguro. Tayo na memorial pa itong mga to. Talaga ito yung formula para, di ba? Tama? Sino dito empleyado? Tama po ba? Okay, again, there's nothing wrong about that. Ako po, again, great life is here not to compete, but we are just here to compliment. Yes. Di ba? Kaya please lang po, avoid basigation. Ano? Basigation. Basigation. Binabasag niyo yung mga empleyado, di ba? Di ba? Parang hindi. Hindi ko pala linyang great life. Sige, yan ang linya mo. Linyahin mo, di ba? Yung nakapila yung mga nag-exa. So, pagod. Alam nyo, nahihirapan na sila. Babasagin mo pa ba sila? Kung baga sugat na sugat na tinapakan mo. Ano, masakit? O, ito bagay sa'yo. Huwag ganun. Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo sila mag-insulto sa atin. Okay lang. At least tayo na-insulto, hindi tayo na-insulto sa kanila. Yes. Pinagtatawanan na tayo, okay lang. Bakit? Hindi ko naiintindihan ang ginagawa mo. Pero someday, maiintindihan mo rin ito. Tama mali? Halang nyo, you have to accept the fact. Hindi lang invite nyo siya sa halin. Tanong nyo bakit? Bakit? Eh, ako lang invite. Uy, ito nakabuhay ko, di ba sumali? Meron talagang yayaman. At meron lang talagang magpapalibre. Manuwala ko. Alam, pag nagdadrive ako sa audience, may kaibigan ako sa ano dyan, naiintindihan ko ito. Sabi, ganun talagang buhay, may mayang, may magpapalibre. Siguro kung mayaman ako, mayaman din siya. Walang mapapalibre. Dinapakalupot naman ng mayaman na. Hindi ko siya malibre, mayaman din siya. Libre tayo, mayaman din ako. Di ba masarap? Sino dito tayo masaya at nalilibre? Sino yung masaya dito nalilibre? Nalilibre siya. Sino dito yung masaya at nagpapalibre? Di ba? Di ba kaya, alam nyo, toto, I was only 22 years old, ha? Alam nyo, I was only 22 years old. Hindi nga nang na-realize ko. Alam niyo ba, nasa SM ako, tapos may binibili ako. Kasi out of curiosity, 22 years old ako, merong matandang lalaki na gano'n. Tapos dito ko namimili ng mga prutas, gulay. Sa gano'n ako, Look, ba't yan yung binili mo? Iluluto mo ko ba yan? Tinanong ko lang yun, 22 years old ako. Sabi niya, hindi. Yung iba yung kakainin ko na ganyan, gagawin ko gato. Tapos wala lang, kasi nag-engage na kami. Alam niyo, maliniwala kayo. Diba? Tapos sabi niya, kwento na din ang haba ng pila, kwento ang kami, diba? Tapos biglang tinanong niya sa akin, sabi niya, anong pangarap mo? Sabi ko, pangarap ko po, yung mama. Gano'ng mayaman? Hindi mayaman na mayaman. Magani siya, ganun ba? Naniniwala ka bang mayaman ka? Sabi ko, oo, ba't ka naniniwala? Kasi ginagawa ko lang, para yung mama na to eh. Tama, sabi niya, good. Alam mo, pag pininiwala mo, huwag ka na makikinig sa hindi maniniwala sa'yo. Ang mahala na naniniwala ka sa sarili mo. Tama? Yes. Ito matindi, bago ako unang papalapak. Alam mo, sabi niya, ito na matindi. Iyo, sabi niya, I forgot his name, but I will never forget his title. Sabi, I am the lawyers of the Ayala. Diba? I am 83 years old, and I am a billionaire. Wow. Alam mo, sinabi niya yun? Sabi niya, kamayan mo ako. Takit sa akin, para lahat ng blessing, diba, na dumaan sa akin, dadaan din sila. Alam mo, sinabi, kinamayan ko agad siya. Lord, lahat ng blessing, ibaan mo sa akin, Lord. Pero Lord,
huwag naman sa edad niya. Aga-aga ako naman. What happened? At the age of 22 years old, di ba? Nagkita ko yun. Di ba? 22, 23, 24, 25. Grabe, at the age of 26, I earned my first million. Tapos hanggang sumunod na po ang million. Ano? Bakit? Uy, lo, grabe nga ako malalo. Libre ka naman dyan. Yun ang problema ng tao. Di ba? Pag nakita sa mayaman, magpapalibre. Hindi niya tinatanong, anong sikreto mo ba't kayo maman? Tama-tama. Dahil tanda mo, pag nilibre ka, wala na yun, tapos na yun. Pero pag tinuro ang kapal ng maman, kahit wala na siya, tuloy-tuloy pa rin yung pagkaman mo. Yes. Di follow? Yes. Diba? Kaya kailangan pag nag-joking ka, katulad niya nandiyan kayo. Pag may nagkukwento sa inyo, alam niyo, ako, I love always listening. I always love, kahit na ganito ako, pag may matututunan ng bago na ako po, and I always consider myself as a, alam mo yung sponge sa gitna ng desierto? Hindi lang sponge ha, imagine mo sponge ka lang, nasa gitna ka pa ng desierto. Di ba, uhaw na uhaw ka, imagine na nakakita kasi ako ganun. Kami ginagawa ng sponge na ito sa desierto. Siguro may nakaiwan doon. Pero pag nakita mo, parang uhaw na uhaw siya pagkala. Di ba? Yung siguro kahit na konting patak ko lang ng pausa, ay, shut up. Di ba, parang pwede magsalita yung sponge. Dapat kung gusto mong gumaling, gusto mong tumalino, dapat ganun palagi. Uhaw na uhaw ka. Tama yung isang sponge sa gitna ng disyerto. Hindi pagdating mo, masang-masa ko. Eto ako, masang-masa ko lang. Kaya pag ikaw tuturuan ka na, hindi ka naman tuturuan. Bakit? Eh, dami mo na lang. Tama? Kaya nga minsan, kailangan. Di ba minsan kahit gano'ng ating yung computer, meron siya ng sulat, delete button. Tama? Bakit? Kasi yung mga sobrang hindi mo na kailangan, i-delete mo na para may bagong space sa new learning mo. Tama ko ba? Are you learning? Yes! So mga kaibigan, let's continue, di ba? Okay, so maraming taong gagawin nila. There's nothing wrong about that. Pero maganda dito, di ba naman, mag-explore ng ibang paraan para kumita. Yan po yung mga tinatawag na naging mga nag-double job, nag-self-employed, di ba? Nag-go abroad. Tama nga lang. Sino dito yung nag-abroad na? Di ba? Di ba? Alam yung mga nag-abroad din? Talagang ano po, talagang tasa kami ko sa inyo. Bilib talaga ako sa inyo. Bakit? Di ba? Kasi ako, pag ako maalis, mga 2 weeks lang, pinamatagalan 3 weeks, lungkot na ako. Tapos biglang, ilan taon ka na atin dito? 20 years na. Ako, Diyos ko po, 20 years na. Sa mga tala ko, 2 weeks na lungkot na lungkot na. Di ba? Kaya pag may kausap ako, ate, kumusta? Alam mo, isang kuya, nagtataka ka ako eh. Hindi naman butas yung kisame at bubong ko. Pero basa yung unan ko, yung pala, yung luha pala pumapatak sa mata ko. Bro! Diyos ko po, di ba? Alam niyo yung bang tao, gaganda-gaganda. Kaya ako, dati, I love going abroad. Pero alam mo, minsan pag may kausap ka ng mga OFW, wala mo, hindi ka magkwento. Tapos, eh, kate, kumusta ka naman dito? Huwag mo itatanong yan. Dahil pag kinuwento mo yung grabe, parang magbuko, di ba? Alam mo, meron kang kinuwento, nakakilabot yung mga kwento nila. Sabi ko, Diyos ko po, parang ayaw ka ng mga ibang bayan. Na. Bakit? Kasi nalulungkot ako doon lang sa Pilipinas. Pag-uwi naman ako. Pero alam mo, sabi ni God, kaya kita pinayaman para mag-inspiration ka sa kanila. Para yung buhay mo maging buhay din nila. Palakpan niya naman yun. Tama? Alam mo yung mga tao kinakausap mo, yung, eh, ba't mayaman ka na pala, ba't mo pa ginagawa ito? Precisely, mayaman na nga ako, ginagawa ko pa ito eh. Ikaw nga, pas mo pa ka na ngayon. Hindi ko naman sinasabi yun, sorry ah. Yung lang point ko, wala ka na nga eh. Ganyan ka pa, di ba? Tama mali. Pero tandaan ka, sabi ka similar, anything that you don't use, you will lose. Try to imagine this. Ayong maniwala, pansinin yung mga taong kamad. Ang lalaki ng muscle niya. Pero pag hindi gumagalaw, ano mangyari? Nagkakaroon ng dystonia. Ano yung numinipis yung muscle? Hanggang ano nangyari? Rumurupok yung katawan. Tama? So dapat gumagalaw-galaw din tayo. Kaya pag gumagalaw, di ba pag nag-workout ka, lumalaki yung muscle? Tama mali? Di ba pag kumakain ka na marami, lumalaki chan mo? Di ba tama mali? Bakit kasi hindi ginagawa ka? Hindi nakakot. Lumalaki chan ko din na kumakain. Nakakatakot ka na. Tama mali? So bottom line, kailangan kapag binless ka, maging blessing ka sa iba. Di follow? Di ba palapain naman yun? How to have a great life? Simple lang. Share your life. Kasi great life is a shared life. Do you agree? Yes. Okay. So, siyempre, iba nag-franchise, iba naman nag-invest. Pag marami-marami ka ng pera, pwede ka na mag-invest. Pero huwag naman yung double your money after, ano, di ba? Triple your money after two, di ba? Di ba? Ano yung mga tao ganun nag-regal? Niloko, niloko. Kung pwede lang, hindi ka niloko, niloko mo yung sarili mo. Di ba? Kung pwede lang mamasarano yung sa TV. Ate, hindi ka niya niloko, ikaw na niloko sa sarili mo. Bakit? Sino ba naman iniwala? Naglabas ka na ganito. Triple your money after 3 months. Diba? Tandaan yun. Diba? Ang nagmamadali ay laging nakakamali. Tama?
Di natuto, alam nilang scam, uulit-ulitin pa rin. Tapos biktima daw sila, hindi nila ikaw nagpabiktima sa sarili mo ate. Dahil kung totoo yan, edi dapat yung Jollibee, yung McDonald's, yung sila na gumagawa niya, yung BDO, yung BPI, yung Metrobank, sila na gumagawa niya. Bakit? Eh kung naisip mo yan, sigurado naman mas naisip nila yan. Tama mali? Are you learning? Yes! Okay, kaya we have to be smart investor. Are you learning? Di ba, hindi ka nagtitap na, ay, yaman pala ko dito, girl. Kailangan nag-isip-isip din po tayo. Tama? Okay, are you learning? Yes, okay. Now, syempre, iba, nag-traditional, di ba? Yung traditional, karoon na tinatawag na, yan. Pag ikaw naman nag-negosyo, meron tinatawag na traditional, meron capital yan, may, kailangan meron kang perfect location, at the same time, meron kang knowledge, then, skills para gawin yan. Tama ba ako? Nagpunta po ako nung coffee shop ko, dahil may ligaw magkape-kape, di ba? Eh, hindi na ako yung location. Feeling ko lang, okay lang. Tapos may mga doon. So what I did, nag-invest ako doon. Nag-invest muna ako, nasa 1 million lang yun. Hanggang naging 2 million lang. Hanggang banda ko ulit, nag 3 million lang. Diyos po, natatalo na ako. Tigil na, di ba? Ganun. Bakit? Kasi hindi lang dapat pala yung hilig mo lang. Kailangan marunong ka. May oras ka. Kasi nagugulat ka. Kung iniwan mo, di ba? Eh, lahat pala ng kinita, yung kinuha niya. Paano naman yung kinita mo? Are you learning? Yes. Okay, now. Yun naman ano po, sa grade. Palakpaan nyo naman yun, di ba? Why? Because there is a new option. They just thought, ano daw po? Grade life. Okay, bakit? Kasi grade life is here to help you first. Ano daw? Maximize your time. Sabi nyo lang time. Time! Okay, guys, ang hindi ko, bakit namin ginamit itong maximize your time? Because you know, a lot of people lagi nyo sinasabi, may gusto ko ba ng extra income, sideline, part-time? Well, again, there's nothing wrong about that. Tama ko ba? Pero ang tinuturo natin, ay we help people to maximize their time. Muna-muna, hindi tayo akong buhay ba? Tama. Ano ba? Maximize your? Yeah. Hindi tayo akong buhay malakas. Di ba? Kaya ng great life, pag tinulungan ka niya i-maximize ang time, or tell mo, definitely, mamamaximize mo yung full potential mo. Tama mali? Bakit? Kasi inalaw mo kami, tulungan ka. Are you learning? So instead of saying the word, gusto mo ng extra? Gusto mo ng extra income? Sideline, part-time? You just say the word. So ikaw, kumbaga, Mario, what do you do for a living? Basically, I help people to maximize their time, health, and potential. O, di ba? Ang ganda pakinggan. Kasi, ano ginagawa mo? Extra income, partner. Tsaka sideline partner. Di ba? Extra income, sideline, tsaka part-time partner. Di ba parang pag narinig yun? Ay, alam ko na yan. Last time na nag-toilet ako, may nakita ko ganyan, di ba? You want extra income? Di ba yung mga ganun? Extra income, part-time. Di ba? Dinikitik, di ba? Kaya huwag nga lang kayo mag-aas ng extra income kapag nasa toilet eh. Hindi na nag-uwi ka. Gusto mong extra income? Baka bigla suntok kayo nga lang bigla. Are you learning? Yes. Okay, so we as a great life partner, we basically help people to their time, health, and potential. Sino dito pag ini-invite siya, pag may ini-invite siya, nare-reject siya, tas ang kamay. Gusto niyo huwag ma-reject? Tatandaan niyo na ito, hindi kayo ma-reject dito. Alam mo, totoo to ha. Alam mo nung isisimula ko, totoo talaga ito. Meron kang ini-invite. Lagi niya sinasabi wala siyang time. So, wala niya siyang pinapalo. Alam mo, one time, tinawagan ko siya, hindi siya sumagot. Tapos tinawagan mo ulit, hindi sumagot. Tapos tinawagan ko ulit, sumagot. Pero hindi na siya, yung asawa niya. Tapos umiyak. Ang sagot niya, wala na si anong patay na. Alam mo nung sinabi ko, grabe. Lagi ko sinasabi ito, lagi sinasabi wala siyang time. Tanda mo, pag narinig ni Lord, lalo mo sinasabi ng walang time. Finish or not finish, pass your paper. Diba? Alam mo, i-invite din sana kita eh. Kaso baka wala kang time. Kaya sabi na kayo, uy, ngayon na ba? Gusto mo kita na tayo? Kaso, invite din sana ako eh. Kaso, baka wala ka tayo. Diba? Kaya nga yung mga, alam mo yung mga nanonood dyan ng mga trainer-trainer na scammer, I'll teach you how to invite accurately. Tutuwa, babae pa kayo sa kanya, sa akin, libre lang. Sana pala eh. Diba? Yes. Ikaw kung mag-invite kita ng gano'n. Wala ka tayo? Meron. Gusto mo, pumunta sa'yo. Diba? Tama, tama. Tama, tama. Tama.
Diba? Panalo, panalo. Panalo. Basically, diba? We learn how to, we help people to maximize their time, help, and by allowing us to help you maximize your time and help, we can now maximize your full potential. Tanda mo, ang kabayo, ang kaya, meron, according to study ko to, ang kabayo, ang kaya ng atakin mo is 8 tons lang. Pero nung dinigdagan siya ng isang pang kabayo, nagulat sila, wala niya nilang yung kaya ng atakin ng kabayo. Di ba dapat 8 plus 8 ilan? 16. Nashock sila. Nung humatak sila, umabot ng 24 tons. So ibig sabihin, there is really power in synergy. Tama mo ba? Kaya, it's according to science na to. Kaya nagtataka sila, di ba pinagtatawanan nila yung networking? Woo, lalaman to, imposible. Ay, imposible kung dalawa kami magtatrabaho sa pagyaman niya. Imposible din yung mga, di ba? Tama mali? O, kaya talagang iyayama ka sa network marketing. Do you follow? Yes! Yes, okay. Now, mga kaibigan. So, pag inaral mo yan, bakit daw green light? Ayan po, ang ibig sabihin mo niyan from yan, di ba? Yung green to yellow, ayan po siya, the green to yellow. Health and well-being key to dynamic life. Tama po ba? Okay, kasi dapat healthy ka. Hindi ka lang, actually, meron akong natutunan. Pero hindi mo na share sa inyo. Ilagay na, text palininga lang. Napakaganda. Pag inaral mo itong dalawa na to, talagang makikita mo napakalaga pala ng being, having a well-being. Tama ba? Having a well-life. Tama po ba? Okay, so from green to yellow. Diba? Ano pa? Siyempre, ito naman from dark to light. Okay, session to the great life. Diba dark ko? Tapos papunta siya? Kanya? Tama. So parang ganyan yung buhay din mo natin. Diba yung parang hirap na hirap ka? Sino ito yung hirap na hirap na ngayon? Diba? Okay lang nahihirapan, huwag mo lang titulo, huwag mo lang lagyan ng titulo, diba? Yung iba kasi nahihirapan ang tinituluhan pa, diba? Yung ganun, ang hirap-hirap ko, duda ko mamanayin ito ng anak ko, mamanayin dito lang, diba? Huwag ganun, ha? Alam mo na nahihirapan ka ngayon, it's okay, diba? Kaya nga titignan yung color na yun, ha? If you have dark times right now, there will come a point in time, whether you like it or not, mag-answer yung ascension from dark to great light. Palapuan niyo naman yun! Merong taga-sign mo, sinasabi niya, kinukompare niya pa ito, hindi naman pinag-isipan talaga namin ito, di ba? So, meron sinasabi, ay, gaya-gaya lang. Alam mo kung wala kang utak mo katulad ng gaya-gaya lang talaga yan. Pero kung may nag-insip, hindi gaya-gaya, may meaning about yan. Tama pala, ano pa? Okay, well, light to deep blue, ano ba? Wisdom and understanding the power to lead and influence. Imagine mo, di ba hirap na hirap ka? Tapos anong ginawa mo? Pinaglaban mo yung kahirapan mo hanggang umaman ka. Hanggang eventually, di ba? You have that power to lead and influence, di ba? Kaya kung titignan mo, nanamnamin mo, alam mo lang talaga yung pag nilagay mo yung logo ng ano, ng Great Life sa kotse mo, tapos nilagay mo yung logo ng Great Life dito, kung alam mo lang lahat, oh, grabe, kung maglalakad kayo, nakapasok mo. Ba't naglalakad ka ganyan? Great life kaya ako. Di ba? Bakit? Kasi alam mo kung sino ka. Do you agree? Kaya ito lang naman, laging nakayuko, hindi mo kasi alam kung sino ka. Pero alam mo kung sino ka, laging taas mo ka. Do you agree? Yes! Okay, are you learning? Yes! Mapaganda pa ko dito, di ba? Bakit kailangan mo mag-improve? Kasi, kita mo naman yung mga tao na nag-live po dito. Yes. Hindi naman po itong mga to na gusto lang kumita. Hindi naman yung mga tao na gusto lang yung pagkaperahan. Do you agree? Di ba? Yung mga yan, at ang pinaka-all, ano to, yung ability naman po, di ba? Hindi naman yung nangat kung ano. Alam nyo ba, sa lahat ng kumpanya na nagsimula, kami lang yung merong decades of experiences bago nagsimula. Hindi yung mga, hindi maganda to. Mukhang kikita tayo dito. Di ba? Imagine mo, 6 months pa lang experience niya, gusto niya. Di ba, kaka-enroll pa lang, di ba? Parang ganito, yung maganda maging piloto, magandang piloto, magpalitan nga tayong aeroplano. Ano yung ano ba? Second sem pa lang. Second sem pa lang, first year. Gusto mo palipad ng aeroplano? Hindi pwede yan, thousands ng oras niya, experience bago lumipad. Tama mali. Yung po yung maganda sa great life, we have decades of experience. Kaya pag nag-usap kami, di ba, lagi lang namin nire-rewind kung saan kami. Sir, ito nangyari, ang gagawin natin. Siyempre ikaw, dahil alam mo na yan, babalik ka lang doon sa secret na success mo. So, yun ang gagawin, mag-adjust ka lang. Di follow? Yes. At ang maganda dyan, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo ang nag-iisip ng success mo kung hindi siyang na tao para magtagumpay ka sa buhay. Are you all excited? Yes, alright, diba? So, why great life? Diba? Oh, great people. And of course, mga ibigan, yung word na trusting, napakalagaw niya. Our core values, diba? Ano ba yung Tagalog ng trusting, nagtitiwala?
Di ba, hindi lang naniwala. Kasi naniwala, baka hindi ka na nagtitiwala. Tama po ba? Okay, ano ba yung una-una? It's what trustworthy. Pinagkakatiwalaan talaga. Tama ba? Tapos yung susunod, ayun po, di ba? Obvious assurance of trust, di ba? Know the importance of honesty and loyalty, di ba? Again, guys, napakalaga niyan sa ganitong negosyo po. Tama po ba? Alam mo, maraming opportunity yung umaali-aligid dyan. Tama? Pero guys, again, you have to be honest and you have to remain loyal. Hindi yung pwedeng meron ko na-offer, ano, great life. Ay, nasugan, ito, good life. Eto, life-life. O, di ba? Di ba? Parang ang dami mo ino-offer, hindi pwedeng ganun. Dapat you remain loyal. And of course, honest. Alam niyo, maraming tao, di ba, magaling sila magbenta. Ang problema, they're not offering yung honest opportunity. Tama-tama. Bakit? Kasi makikita mo sila, mga kaibigan, they're just offering opportunity. Kikita ka, o kikita ka, kaya nang-i-scam ka. Tara, parang sabi ko nga po, bibigyan ko yun ng dalong, merong kutsilyo. Okay? Knife! Kapag ang knife, dinala mo sa rest, dinala mo sa isang hotel, pumasok ka sa kitchen, tapos naghiwa-hiwa-hiwa ka, tapos pag nilabas, ang sarap, yung knife, di ba? Naserve niya yung real purpose niya. Tama? Bakit? You became a great chef. Tama-tama. Pero yung same knife na yun, pag binigay mo sa isang tao, pumunta sa kalsada, tinutok niya sa tadyang. Kumita rin siya. Ang tanong, anong ginamit mo? Saan mo ginamit yung talent na binigay ko sa'yo? Yes. Tama? Kaya lang yung may bibigyan ako sa'yo. Alam mo, magaling ka naman eh. Ang problema lang, magaling ka, nilagay mo sa mali. Kasi sa kahit sa gusto mo, kung bibigyan mo ng oras, gagaling at gagaling ka sa ginagawa mo. Ang tanong, saan mo gusto mong gumaling? Gumaling sa tama o gumaling sa kaagawa ng mali? And ang great news, since nasa great life kayo, you made a great decision kasi you're in the right company. Palakpakan niyo naman yun. Inaya po, inaya talaga po yung inaya to be confident and whatever concern, di ba? Responsible for what's accountability. Pag sinabi mo yayaman siya, yayaman siya. Pag sinabi mo tutulungan mo, tutulungan mo. Hindi yung nag-1-6 ka lang, nag-1-8 ka lang, goodbye ka sa kanya. Tama? Ano, pag sumali ka dito, yayaman ako. Ay, yayaman ako. Yayaman ka, di ba? Tama? Guys, again, pag sinabi mong gawin mo, you have to be reliable. Tama-tama. Hindi pwede pinagkakita mo na tapos papabaya mo. Kaya minsan naisip mo, sir, bakit pa kaya ako yung mayaman? Check mo ulit yung sarili mo. Check mo muna yung attitude mo. Are you reliable person? Tama? Hindi yung hataw ka nung pumikita. Nung medyo humina yung kita, hindi na. Diba nung wala na kita, titigil ka na. Hindi mo alam, pinagdadaanan mo lang lahat yan para matutunan mo lang yan. Tama? Ako na-realize ko, wala talaga shortcut ng success. Tama? Yung success, may process talaga. Bakit? Kasi para pag nahirapan ka, tinanong pa ng iba, at least masagot mo siya, ma-inspire mo siya. Alam mo, parang may naalala mo, sabi niya, alam mo siya, hirap na ako siya. Kasi, ba't ka nahirapan? Eh, kasi siya, yung nanay ko siya, pagpapasok na ako, pag ginagabi na, hindi na ako pinagbubusan. Di ba? Kung mga gano'n siya, umiyak-iyak pa siya. Umiyak-iyak pa. Sabi ko, tapos ka na umiyak, okay naman ba? Ako naman ako kwento sa'yo, nahirap ko. Kasi, alam ba, ito na yan sa buhay. Pag pupasok ko, pupunta ako, wala akong pera. So, sasakay ko ang bus. Pag nahuli ako, pabababa lang ako. Tapos, hihinga malalim, sasakay ulit ako. At pag pumunta ako ng pipresent ako, madalas, nahihilo na ako. Bakit? Gutom na ako. At pag naulan ng pa ako, butas yung sapatos ko. Hindi ko na nararamdaman yung pa ako. At pag umuwi na ako, naninginig na yung kamay ko, pati pa ako. Minsan, kano ko mga mamatay na ako. Ano? Alam mo, sir, kaya ko naman talaga ito, sir. Wala naman talaga ito, sir. Diba? Diba? Masyadong okay lang, iba. Gas-gas lang sa'yo, akala mo cancer na. Tama-tama. Guys, dapat bago ka manghina, tignan mo muna yung sacrifices ng ibang tao. Do you agree? Yes. Diba? Hindi lang pumunta yung guest mo. Diba? Akala mo naman mag-uuna yung mundo. Tama-tama. Imagine mo kasing hina mo si Henry Ford, hanggang ngayon naglalagat tayo. Alam niyo po yung mga tao negative. Hindi ako man-negative na mga hina. Tanin niyo bakit? Okay. Ito lang inisip ko. Pag may nag-negative sa akin, sinasabi ng Diyos ko, salamat po, hindi siya si Thomas Edison. Kasi kung siya si Thomas Edison, walang liwanag hanggang ngayon. Tama? Diyos ko, salamat po, hindi siya si Henry Ford. Kasi kung siya si Henry Ford na negative tao, naglalakad pa rin kami hanggang ngayon. Tama? Kaya pag may nagsasalita sa inyo negative, ngiti ka lang. Bata, ngiti ka! Di alam, buti na lang. Ngayon ka pinanganak, maganda na yung mundo. Dahil kung nauna ka, at ikaw yung inventor,
napakapangit ng mundo. Tama, tama. You agree? Yes. Palang po naman tayo siya. Tama? Are you ready? Yes. Yeah, first na pala, unify. Sabi, unifying. Unifying. Yes, guys, diba? Working and striving as one in the midst of varying natural differences. Alam mo mga kaibigan, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng culture, iba-iba tayo ng religion, diba? Iba-iba tayo. But at the end of the day, just like in our company, nag-uusap kami, alam mo, ang anong balitaktakan namin. But, at the end of the day, pag nagkaroon na ng call, yung president, okay, this is our decision. That's it. Wala na kami pag-alam. Yun na yun. Susundin na namin. Why? Because we are united. Pag lumabas kami ng may differences pa kami, paglabas, yun na yung decision, yun na tayo. Wala na. Hindi, mali ka. Hindi, tamali ka. Wala na. Di ba? Kanina nagkabangayan, kanina nagkaroon ng question, di ba? Nagkaroon ng konting debate, tama? Pero paglabas, wala na lahat yun. Bakit? Ang decision na final, final na sa amin lahat yun. At ibig sabihin, mag-stick na kami doon. Do you follow? Yes, okay. Why? Because we are unified, which is united. Tama po ba? And of course, mga kaibigan, hindi na kalaga yung superior standard. Sabi nga, superior standard. Superior standard. Diba? Alam nyo, hindi ko alam bakit. Alam nyo, pag nakikita ko ito talaga, office na ito, nanginginig talaga ako. Grabe ka ito talaga, opisina na ito. Why? Because the standard of network marketing company is by just having a small office. Diba yung, alam mo, yaya ka tayo dito, pero kung ito, ano nyo, opisina, ayun mo. Kalo budeta. Diba? A lot of companies, diba? Gusto nilang imaman. Actually, ang nagpapayaman ng may-ari lang talaga. Diba? Commitment to commitment. Bakit? Kung committed ka ng imaman, dapat yung company, committed ka rin siya, payamanin ka. Ang tanong, committed ba ang great life? Yes. Oh, imagine mo, magdala ka ng guest dito. Kung ganito ka lang yung opisina, isipin mo ba ng tao, iskam to? Ano makikin iskam? Ganda ganda ng opisina. Tama, kinuha namin kung 15th floor, tapos ikaw lang ang guest ko. Imagine mo, 13 million, tapos kukunin ko sa'yo, isang package na i-scamming kita. Di ba? Ah, dahil sa sinabi mo yan, sir, bawal kong gumamit ng elevator. Kaya pag minsan, sir, pag sa team mo scam to, bawal kong elevator, tsaka bawal din ko yung magdana. Doon ka dumaan sa bintana. Ay, hindi. Di ba? Kaya kung may kausap, ba, kung negative po pala kayo, pinapaalala ko. Hindi po pwede gamitin yung elevator at saka yung magdana. Dadag po kayo sa bintana. Ay, hindi naman. Positive naman nga ako eh. Di ba? Okay? So, peer standard. Ito the same, guys. Di ba? Maganda po kasi na natin. Yes. Di ba? Pag nagdala ka ba ng guest dito, tapos na usapan? Yes. Yes. Di ba? Again, guys, you have to be proud na yung office pa lang natin, tinutulungan ka na mag-close. Tama, tama. Kasi pag nakikita to, makikita na, this is our sign of commitment to you. Kaya alam mo, mamaya tuturuan ko, talagang let's maximize this office and fully utilize dito facility natin na to. Are you learning? Yes. Yes. Kesa mag-Starbucks kayo, nagastos pa kayo. Kesa kung saan sa'yo magpunta, dali mo na dito. Libre aircon, wala pang mag, di ba? Hindi yun nag-pay-present. Ah, networking po ba? I'm sorry po, close-minded po kami, hindi po kayo pwede dito. Di ba? Hindi po pinapalayas pa. Dito, hindi tayo palalayasin. Bakit? Great life, mayayari niya to eh. Tama, tama. Tama, imagine nyo gano'ng ang nangyari. Pag bumaba kayo sa baba, ang nag-rent po doon sa baba, yun ang gagawa ng Subway ng Philippines. Imagine mo, Subway ng Philippines nasa baba. At yung nasa taas, great life. Palakpakan nyo naman yun. Quality products and global competitiveness. Tama, tama. Kahit sandali mong bansa yung produkto natin, hindi ka mapapaya sa ganda ng produkto. Tama, tama. Kaya pag tinatanong nga naman, Sir Jay, kung pinagkaiba ng great life products nyo sa iba, ganito lang yan. Sabi ko, yung iba, parang entertainment system yan. Yung iba, para silang Betamax. Eh kayo, Netflix. O, diba? Parang madali mag-explain. Diba? Eh, may gluta din sa labas. Kung may gluta dyan, Betamax nga lang sila. Eh tayo, ano? Netflix. Bakit? Newest formulation. The most advanced and newest formulation. Alright? Tapos ano pa maganda dyan? Okay? Of course, timeless. Diba? Alam niyo, napakalaga na ito. Transcend throughout generations. Alam niyo, very important that you have to realize na as you do great life, pupunta ka, magbibihis ka, mamasay ka, magdadrive ka, matatraffic ka, mapapagod ka, magpapawis ka, nahirapan ka, magugutom ka. Do you agree? Yes, pero kung tagal nyo sa bato, lahat ng sakripisyo nyo, sa pagpupuyan nyo, sa pagpapamadod nyo dito sa Great Life, tandaan nyo, mamanahin po yan ng next generation. Diba?
Why? Guys, alam nyo, kung nakikita nyo lang yung nakikita ko, sobrang ganda talaga ng Greek life. Lagi ko sinasabi ko sa mga nakakausap ko. Okay? Guys, have you heard Jollibee? Yes or no? Yes. Have you heard San Miguel? Yes. Yes or no? Yes. Have you heard SM? Yes. Yes. Malaking kumpanya ba? Yes. Sobrang laki? Yes. Yes. Great life? Yes. Yes. Sino pinakamalaki? Sila. Pang-apat lang great life. Tama, tama. Pero ang tanong, pagdating kaya ng panahon, lalaki din kaya ang great life? Gano'n? Yes! Actually, hindi lang lalaki. Mas lalaki pa sa mga yun. Okay? Off the record. Okay lang ba? Off nyo lang muna. Off lang muna. Post lang. Off nyo lang muna sir. Off. Post lang. Post lang. Post. Napakalagyan. Diba? Truthful even in the smallest of things. Know how to build and protect a good name and credible reputation. Tama, tama. Kaya alam niyo po, sabi ng iba, kaya great life. Kasi kaibigan, imagine mo, pag sinabi namin, gagawin namin. Diba? Pero kami sinakulan yan, sabi namin. Oh, sige, lahat na may incentive sa ganito kumpanya. Kahit dun yun na yun, dito namin ibibigay. Imagine mo, yung promo ba sa ibang kumpanya ginawa? Diba? Dahil pumunta sila sa great life, kami nagbigay. Imagine mo, dun mo binita. Nakabenta ka na ba sa kumpanya? O, oh, ano na dito? Bibigay ko sa'yo dito. Yun yung sa kanila nga eh. Kaya yun na, nakita mo na, nawala pa. Hindi ko sasabihin kung anong kumpanya. Basta. Tama, kaya pag sinasabi niya, security, low security. Security mo mukha mo, di ba? Guys, nakakainis, di ba? Pero dito, pag sinabi namin, gagawin namin. Kasi napakalagang intact yung integrity. Do you follow? Yes, di ba? Ang sarap mo, di ba? Pag natulog ka, hindi ka nangangaba. Diba? Katulad mo, may kausap ako taga ibang kumpanya. Hindi ko sabihin ko taga saan, malapit ulit po dito ako, tanaw niya lang. Alam mo, tumatawa. Kausap ko siya. Parang sabi ko, yung ginagawa mo ba? Itan ko lang ko. Sigurado ko ba nababayaran? Yun na eh. Kinakaban nga ako, kada natutulog ako, chinecheck ko agad pagising ko. Bakit? Kasi baka magwala na naman yung income ko. Imagine. Sabi ko, anong grabe? Hindi ko sasabihin ko, ano ho yun? Mag-research na lang kayo, di ba? Imagine mo. Bakit? Wala, sira ang integrity. Samantala sa great life, matutulog kang great pagising mo. Life na lang. Great life, great life. Tama? Alright? Eh, wala, wala ka naman tayo siya. Eh, hindi ka alam niyo. Di ba? Kaya kailangan alam niyo yung four values natin. Nurturing. Ano yung nurturing natin? Remember guys, ano daw yan? Okay, remember, di ba? Valuing, empowering, caring, and loving people. Alam niyo, if you love people, you are going to nurture them. Di ba? The mere fact na upo ka dyan nakikinig ka, napapansin nyo, pwede naman natin huwag gawin ito, pwede mong benta na kayo ng benta ng benta ng benta. Pero bakit namin kayo tinuturuan? Why? Because we are developing you. We are nurturing you. Kasi parang bata yan. Di ba si mom? Di ba pag bata, wala pang alam, di marunong magsalita, hindi marunong kumain. Tama, sino yung nag-feed? Yung magulang na yun. Tama, parang sa grade life, yun ang nipulan. Mga kaibigan, ngayon wala kang alam, hindi ka magaling. Pero whether you like it or not, pag umaten ka ng umaten na umaten ng training sa ayon sa gusto mong gagaling ka. At pag magaling ka, makakapag-guide ka. At sa ayon sa gusto mong lalakihan yung kita. Why? Because we nurture relationship. Palakpahan nyo naman ho yun. Di ba? At syempre, pinakamalaga, huwag nyo makakalimutan. God, center. Kasi lahat ng yan, magiging posible kung wala kang Diyos sa buhay. But giving glory to the wonderful author of life. Imagine mo, great life. How to have a great life? Honor your God. Diba? So if you honor God into your life, lahat ang gagawin mo, isipin mo na kung mali ito, magbibenta ba ako ng bilo isa? Yung mali yun. Oh, diba? Hindi ka man natin na ni great life, hindi ka man natin na ni upline, nakita ka naman ni God. Tanda mo, diba? Hindi masama kumita. Pero hindi naman masama, mga pero hindi naman masama na kumikita ka, dapat huwag ka naman na may merisyo sa iba. Tama-tama. Kasi yung gusto kumita, walang problema. You need to earn. Pero remember, yung mga tao din na ginagawa ng tama yung negosyo, they also need to earn. Tama? So as our culture, pag sinabing SRP, SRE, wala magbibenta na below SRP. Malawari po ba yun? Yes. We have to protect our integrity. Tama-tama. Matitest ang tao pag wala na katingin sa kanya. Yes. Follow. So mula ngayon, pangako, wala magbibenta ng below SRP. Tama-tama. Yes. Okay? Kasi tandaan nyo, pag ginawa nyo yan, hindi kayo mabibless. Pero pag kayo, ginawa niyo ng tama yan, sigurado ko, i-bless kayo ni Lord. Siksik, liglig, at magpapalakpahan niyo naman nyo yun, di ba? Okay? So ngayon, how to be the great
life partner. So, syempre, simple lang naman yan. Be a distributor, di ba? So, ano binibenta natin, Mark? Di ba? We market what? Health, wellness, and at the same time, beauty products. Tama? Dapat alam mo natin, huwag kayong mahiya. Alam nyo, kahit sabon lang binibenta nyo, huwag ninyo ikahiya ang sabon lang binibenta nyo. Alam mo ba, bago nahawakan ng sabon ng customer yan, ang daming dinaanan mo yan. Tama? Imagine mo, bago napunta sa customer yan, may distributor. Yung distributor, may releasing, yung releasing, may cashier, yung cashier, may butikero, may butikero, mayroon delivery boy, nagpag-gasoline pa, gasoline boy. Tapos may pabrika pa yan, may manufacturer pa yan, ang daming pinagdaanan yan. Tama ba rin? Lahat ngayon, sabihin natin mga 10 tao ang pagdadaanan yan bago mapunta sa user. Yung 10 tao na yun, may pamilya kaya yun? May ano kaya yun? May magulang kaya yun? Sa tingin nyo, sa pagbibigay ng produkto o pagbibenta ng produkto natin, natutulungan yung pamilya nila? Yes. Kaya guys, be proud na ginagawa nyo ito. Dahil yung binibenta nyo, pagtawanan naman kayo, ha? Mario, pagtawanan naman kayo ng ibang tao, wala tayong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, nakakatulong tayo sa maraming pamilya. Palakpakan nyo naman yun! Ano? Now, remember, the best set is the world's highest paid profession. If you're great at it, sky's the... There is unlimited income. Tandaan ninyo, kahit gano'ng magandang produkto, there is always a great salesperson behind it. Tama-tama. Di ba, tignan yung kotse. Di ba, kahit anong mahal ng mga car dealer, kahit gano'ng magaganda yung kotse, pag pumasok ka lang, may ahente. Tama-tama. At ang maganda dito, pag ahente ka, di ba, pag mas malaki ang benta mo, mas malaki ang kita mo. Di ba, no? Yes, di ba? And remember guys, di ba, we sell two things in life. Service. Kung empleyado ka, yan ang dito tayo mo. Diba? So, sa kahit sa gusto mo, magsipag ka, babayaran ka sa 8 to 5 mo. Diba? Kahit mag-overtime ka, OT. Ano na OTY? OTNT na lang yan. Tama-tama. Pero dito, sa Great Life, we are selling what? Yan na, products. Tama-tama. So, imagine mo ako nakabenta ka ng produkto worth 1,000. Sample na lang. Pagkano kita mo dyan? Meron ka? Oh, 25% yan. Eh, paano nakabenta ka ng 100,000? O di meron ka pa rin? 25,000. Eh, paano kung nakabenta ka ng 1 million? O, magkano kita mo? Di ba? 250,000. Tama-tama. Pero pag sa employment, kahit makabenta ka na ito, makabenta ka na ito, 85 ka. Tama-tama. Again, guys, sabi, walang masama. Okay? Pero, ayun ba ito? Di ba? Parang nung nag-apply ako ng trabaho, sabi ko, sisipagin ko din pala, ganun din pala yung tigitayin ko. Tama? Why? Remember this, bakit ang laki-laki ng tinatawag nating wellness industry? Why? Because right now, it's 4.2. Alam niyo, 28 years old ako, kasi sabi ng isang economist, wellness will become the next $1 trillion industry. I was 28 years old that time, 2008. 2013, alam niyo, ang wellness hit its first $1 trillion industry. 2013, 14, 15, 16, 17, after 4 years, ilan na ho siya? At ang malupit dyan, palaki pa rin ang palaki ng palaki ng palaki. Dati, hindi naman uso ang spa. Ngayon, dami spa. Dati, hindi uso ang gym. Ngayon, ang dami? Gym. Tama-tama. Diba? Dati, ang sapatos, pang-forma lang. Pero may pansin niyo, merong cross-training, may running, tama po ba? May, di ba, nakikita niyo, ang dami na. Why? Kasi nag-evolve, even yung shirt. Dati yung t-shirt lang. Dati yung jersey lang. Ngayon, makita mo ang dami ng technology. Why? Lahat ng yan, pumapasok sa wellness. Theory. Yes, kaya palaki ng palaki yan. Alright? Now, bakit? Ngayon nga po, because of this. Because of what? Pollution, alcohol, ano pa? Preservatives, drugs, ano pa? Radiation. Tama? Hindi nyo lang alam yung mga cellphone natin na yan, yung signal mo niyan, na kahit paano nag-iiba yung ating rhythm sa katawan. Tama ba? Alright? So, kailangan natin yung ano nga. Kaya huwag mo kayong maglalagay daw ng cellphone dito ba na. Okay, naglalagay dyan. Okay? Kasi yung ano daw yung naluluto yung ano natin, di ba? Tapos yung lalaki daw, yung nirong gagawin, lalagay niyo dito yung phone. Kasi yung signal niyan, binabago niyo yung rhythm ng puso natin. Okay? Kaya alam mo, lagi ginagawa, lagi mo may bag po yung sling bag. Parang may ganun, tapos may sling bag na dito na yung phone ko. Okay? At least may matutunan mo kayo, di ba? Yan, radiation, ano pa? Pesticide, smoking, at lalo na yung
Stress, di ba? Sino, di ba? Saan ba nagagaling daw ang stress? Sinabi ko na to, gusto yung malaman mo yun, tapos yung kamay. Lahat na gusto malaman sa nagagaling ang stress. Tapos po yung kamay. Yan, ganyan kayo lahat. Ganyan kayo lahat. Okay, handa na ba kayo? Yes. Gawin nyo. Diyan po nagagaling ang stress. Mamamali! Kaya hinawag nga ko ng Nobel Prize, eh, di ba? Mr. Jay Ocampo, we are nominating you. Diba? Because you are the one who found the source of stress. Oh, diba? Ito maganda. Sa labas, stress. Sa great life, fresh. Yun! Ay, gusto nyo! Ano kasi? Stress, fresh! Fresh! Ayan, diba? Okay? I'm learning! Yes! Okay, so mga kaibigan, diba? Yun yung mga yan, diba? Kanda nagkakasakit. And of course, mga kaibigan, pag ikaw, lumala na yung mga yan, yun yung mga sakit. Cancer, heart disease, diba? Ano pa? Yan, diabetes and kidney. Diba? Alam niyo, matindi mo yung mga yan. Kaya whether you like it or not, we have to fight these certain diseases. Whether you like it or not, kailangan natin maging healthy. We have to promote. Tama ba rin? Yes. Sino dito may kotse? Yung kotse nyo, in-insured nyo? Yes. Yes. Ang tanong, pag in-insured nyo, pag umabot ng 5,000, 10,000, anong ginagawa nyo? Maintenance. Oh, pag yung mini-maintenance, in-insured naman. Bakit? Hindi covered ng insurance pag nasira yan. Tama? Guys, insured ka. Oh, pag nagkasakit ka minsan, hindi covered ng insurance yun. Eh sir, pre-existing po yan. Hindi po cover yan. Tama? So guys, ganito. Kung may kotse ka at in-insured mo, pinapakarap mo masira yung kotse mo. Hindi. Kung ikaw, in-insured mo yung sarili mo, dapat i-maintain mo pa rin ang sarili mo. You have to keep yourself healthy. Diba, you have to keep yourself, yung well-being mo. Do you follow? Diba, pag nagsakit ka, yun nga sinasabi na to, get well soon. Gusto natin maging well tayo. Do you follow? Yes. So, ibig sabihin ko, ang kotse, nabakal, inaalagaan mo para masira, katawan mo pataya. Tingnan ka, kapag bumiyahe ka, mga isang oras ang biyahe mo, plus isang oras, ilang oras ba nilang dyan? Dalawang oras mo ginamit ng kotse mo. Tama? Ano oras? Ilang oras? Dalawa oras. Pero titignan mo, anong oras ka gumising? Alas 5. Tama? Anong oras ka natulog? Alas 10 ng gabi. Diba? A.M. P.M. Ilang oras mo ginamit yung katawan mo? Ilan? 17. 17 hours mo ginamit. Ito 2 hours, mini-maintain mo. Yung 17, wala kang oras para sa'yo. Tandaan nyo, kaya ako maraming mabibenta mga siman. Sabi ko, ano man trabaho mo? Seaman. Anong sa kayo? Sa barko. O ano nasa kayo? Sa ilalim ng barko. Ganun, sa dagat? Ay hindi, sabi niya, dun sa may ano, yung makina. Di ba pag nakita mo yung makina, ang lalaki ng mga yun? Anong ginagawa mo sa lubo nun? Minimintain ko. Imagine mo, sabi ko. Yung barko na napakalaki, pag nasira, di ba baka yun na nasisira, katawan mo pa kaya? Tama-tama. Are you learning? Yes. So as a great life partner, kailangan pumasok sa isip natin. Yun muna ang gagawin natin. Bago reward, bago pangarap, bago pera, bago lahat yan. Bago incentive, kailangan beyond service muna. Tama? At least you go deeper as a great life partner. Alam mo yung binibenta mo, hindi lang puro opportunity, hindi lang puro kitaan ang pinapakita mo. Kung hindi yun, talaga muna. Tama-tama. Kasi ang doktor, pansin nyo, anong gagawin nyo muna sa'yo bago mo siya bayaran? Check up. Check up kung may sakit ka, ang gagawin niya? Reset. Reset na. Kung sa operasyon niya, pagagalingin ka niya. Yes. Gagamutin ka niya, tsaka bayan mo na. Diba? Parang ganun din po tayo. Gagawin kitang healthy, tsaka na yung pagyaman ko. Dahil pag naging healthy ka, sa ayon sa gusto ko, yayaman at yayaman ako. Bakit? E-model kita. Tama-tama. Eh kasi gusto agad natin, gusto natin kumita. Walang masamang kumita. Pero tingnan mo muna, mag-serve ka muna bago yung kita. They follow? Yes, okay. Are you learning? Yes, okay. Now, syempre, guys, pakita mo yung products natin. Yes, sir. Excited na mga kayo dyan? Yes! Ima-imagine nyo, kaibigan, napakaganda ng mga produkto natin. Sino nakagamit na ng mga products natin? Diba, imagine nyo, pag-ininom mo yung gluta. Diba? Diba, pag-ininom mo yung enhances natin, ang sarap ng tulog, diba? Alam nyo, meron po akong experience dito. Lola, may lola, few months ago, pumunta sa bahay ko. Gusto yung itingin ko yung lola ko, sabi mo, tanda na ng lola ko. By the way, 85 na rin naman siya. Eh, tanda na talaga siya. Diba? Tapos meron ko doon ko, sabi lang, oh, gamitin mo, inamin mo. Ay, sabi niya, baka ano yan? Ay, baka ba lola? Amin yan. Sabi niya, ah, ganun ba?
Sabi niya, ayoko kasi mag-try-try na kung ano, baka nangyayari sa akin. Ano ka ba, lola? Ang mamayari niyan, di ba? Try mo na, libre lang naman. Oh, sige na, sige na, sige na. Ang tagal pa namin pinilit para inumin niya. Kasi nahihingin doon siya, taga, tut! Ay, joke lang. Yes, di ba? Alam niyo ito na, nakakatawa. Nung ininom niya yung produkto ko, after 2 weeks, pumunta ako sa office, sa ano, sa bahay. Nung nakita ko siya, believe me, walang pawiran ito, walang bulan. Bumata yung lola ko. Kasi nakita ko yung muscle niya. Parang yun, siyempre matanda, di ba yung manipis na. Biglang nagkaroon ng laman, tapos nag-glow siya, tapos biglang umiti siya sa akin, sabi niya, apo, grabe yung produkto mo. Bakit wala? Ang sarap ng tulog ko. Parang baby ako natulog ulit. Sabi niya, nalimutan ko na kung kailan pa ako nakatulog ng ganun kasarap. Apo, great life talaga yung product. Ano? Ang tanong ko, ikaw, anong great life story mo? Oh. Kasi kailangan may kwento kayo. Yes. Di ba? Hindi naman ako maging... Sure, di ako magaling magbenta. Pero magaling lang ako magkwento. Kasi mahirap yata magbenta, hindi ka naniniwala. Tama-tama, nung nakita ko, grabe na ako ito. Ang gayong lolo ko lagi, pag nakita siya, talagang sabi, great life talaga ako, great life, di ba? Nagulat nga ako eh. Kumakain kami, biglang gumanong, uy, nagulat ako. Oh, picture, picture. Sabi ko, mag-gulay nga naman ako sa lola. Makikigat na nga rin ako. Tama, kasi nakita niya maganda talaga. Bumata siya, lumaka siya, naging short ulit yung memory niya. Tama? Again guys, di ba? Bago tayo kumita, sell the products first. Are you learning? Yes! Yes. Bago mo anong gawin, ano bang system, ano bang approach, ano bang technique, ano bang kung ano-ano yan, laki-laki mo muna. Di ba? Hindi yung nagpo-promote ka, mukhang may sakit ka, alam mo. Pag uminom ka dito, magiging healthy ka. Ganun ba? Laki-laki mo muna, di ba? Tama-tama, mukha pa akong ako, mukha pa akong umiinom ng produkto natin. Yes! Alam na, kapa, a few weeks ago, pumunta po kami sa Dagupan. Tapos pagpunta namin doon, ang ganda ng ilaw. Pag doon, grabe ng ilaw nito. Pag tingin ko, yung ilaw, na-complement lalo yung kulay ko. Alam na, kapa, sabi ng mga taong kausap ko, ay, grabe, ganda ng balat mo. Anong binibenta mo? Bibili nga ako. Oh, bibili na kayo. Grabe, sabi ko, papasok ko palang, bilihan agad. Diba? Hindi nang tinanong kung maganda yung produkto. Kasi nakita na agad sa itsura mo. Tama-tama. Yes. Kaya again guys, di ba? Before tayo magbenta kung ano-ano, kailangan gamitin natin produkto. We have to be the deliverer of our own products. Do you follow? Yes. Yes. Okay. Now, are you learning? Yes. Yes. Guys, di ba? Aplak pa naman tayo dyan. Yes. Okay? So, yung mga products natin, we have this supplement, di ba? Actually, ang ganda ng supplement natin, di ba? Parang wala lang. Pinagin namin ng pangalan. Pero pag tinigin nyo, ang ganda talaga yan. Ano yung tawag dito? Yes. Nourish. Ibig sabihin, it nourish, inaayos, nililinis, pinapaganda. It nourish. Di ba pag ininom mo yan, yung dumi-dumi, ininom mo yan. Diba? Eh, sorry, it enhances pala. It enhances. Anong ini-enhance? Inaayos, pinapaganda. O pag malinis na, it nourish. Bakit? Pinapakain ang iyong cellula. O pag nalinis mo na, napakain mo na, anong gagawin mo? Sirayin mo na. Hindi, ano? Sabi niya, it protects. Di ba ang ganun mo? It enhances. It nourish, it protects. Pero paano naman green light? Di ba? Kaya mag-ibigladas na, alam na eh. Ay, grabe. Yung ating mga... Sino yung handa na uminom ng kape? Humigop. Di ba? Okay? Handa na ba kayo next week? Ihilop na kayo ng... Yes! It boosts. So, di ba? And at the same time, it amazing. Di ba? By the way po, kaya mag-time i-share ko sa inyo. Nakalagay po dito 220, ano yara, 250 ml. Pero actually, pwede niya sintimplahan hanggang 500 ml. Kasi, sabi na, sorry, pag inom, parang masyado matapang to. Kasi nailagay ko siya sa 320, 330. Pag inom, parang matapang ah. Diba? Tapos nilagay ko siya sa 500, pwede pa. So alam niyo, nailagay siya, pero kung titignan mo, kaya mo siyang, kapag 8 kasi yan, diba? 8, sa ano, nakita niya naman yung box, diba? Actually, 16 po siya. Kasi ilalagay mo siya na 500, so 250, 250, parang 16 sa phase 2 siya. Okay, are you learning? Yes. And of course, mga boys, naku, grabe. Handa na ba kayong gamitin yan? Yes. Diba? Diba? Pero boys, promise. Diba? Sa lahat ng bibenta natin, eto, madugo to. Siyempre natin, diba? No? Pero by the way, nakakatuwa talaga, nakakatuwa. Yung wife ko, yung experience niya sa products na natutuan ko, wow siya. Pati yung mga pinagbibigyan namin ng sample load. Wala lang, try namin, sabi niya, sir, grabe, promise, ang ganda, sobra.
Kasi sabi niya ako, gumagamit ako ng 8 pads sa lakas. Grabe, 8 pads daw siya sa lakas niya magano. Kasi malaki siya. Pero sir, maniwala ka nung ginamit niya mula sa yung sa gitna hanggang sa dulo sir, talaga napuno at maganda. Hindi, ano, hindi daw nagano yung, yun, nadi-displace. Hindi daw nagugundo sir. Alam mo sir, kahit pagkano ito, bibili ko talaga. Sabi, sa tingin mo, ay sir, maniwala ka. Lahat ng mabay pag na-try ito, ito na talaga bibili nila. Tama, tama. Diba? Grabe na. At sabi, alam mo sir, meron akong experience. Lagi nito, for the past 7 years, ha? Pag ginamit ko yan, yung second day ko, masama pakiramdam ko, dinidismenery ako. Pero alam mo, nung ginamit ko ito, sabi niya, maniwala ka sir, nagulat ako, yung second day ko, wala po talagang dismenery. Diba? Alam mo, sabi nga, pag nagkukwentuhan nga yung mga officer, diba? Sila Gipiato, sila Fresh, diba? Nagkukwentuhan sila nga, nakaupo lang ako. Tapos, nagkukwentuhan. Tapos sabi ko, ako din may testimony. Alam mo, sabi ko, ano testimony mo? Yung sa akin nakatayo. Ano nakatayo? Sabi ko, secret. Alam niyo ba? Yung ano, meron ako dati, sakit na pa. Sakit na pa ako. Ako, try ko nga ito. Total eh. Sabi na nakatanggal doon sa try ko nga. Alam mo, ginawa ko. Dahil kailangan ko ngayon, masakit yung pa ako. Nilagyan ko ng, ano, yung panty, ano ito, yung panty liner. Gulat ako sa doon. Aba, victim nga. Diba? Kaya pag sinabi, anong testimony mo? Nung ito ginamit ko, nakatayo ako. Nakatayo? Sa patos ko, eh nakatayo ako, di ba? Sabi ko, kala ko sir, nakatayo. Grabe ka naman, di ba? Kasi sakit, di ako matay sa sakit ng pako, di ba? Kasi parang driving na pagod yan ang pako. Nilagay ko sa gano'n, sabi ko, kung kaya lumalik, pwede rin ito. Kasi meron po yung ginawa, yung ano niya, yung graphene, yung strip niya, gugupitin mo, tapos ilalagay sa medical tape, tapos pag masakit ang ulo mo, pwede mo siya ilagay dito. Pero siguraduhin nyo, pag lalabas tayo, tanggalin nyo. Kasi meron ang ginawa, sakit ng ulo. Nasobra naman apply ng pabangong. Problema ko sa pag nasobra naman apply ng pabangong na minamigraine ako. Eh sakit-sakit na ulo ko. Sabi ko, gamitin mo nga. Sabi ko, Kevin, bigyan mo nga ako na ginawa ko. Sabi ko, tapos nakapagising ko, wala na nga. Diba? At pwede na, umalis ako. Tapos nag-GOP ako, grabe. Eh din, gini-GOP ko. Ano, may tanong ka? May tanong ko dito? Wala. Hindi, sige, tanong ka. May tanong ako, pero hindi dyan. Ano tanong mo? Dyan. Dyan. Sabi ko, Diyos ko po, ito pa natanong tuloy, di ba? Ayaw ka naman tanong, bakit maduguto kung sinabi ko? Di ba? Panalo mo, panalo? Yes! Ayaw ka naman tayo siya! Di ba? Kapag ito yung video kayo natin, ito ayaw ng time, ha? Paglabas na ito, ang goal natin, kasi pag ininom niyo ho yan, nakaka-refresh siya, at nakaka-energize siya, at nagiging healthy ka pa dyan. Okay? Pag ito, inanin nyo, pwede kayong lumapit sa mga restaurant, sa may-ari ng gym, sa may-ari ng mga coffee shop, tapos i-explain nyo lang ito. Tapos sabihin nyo, oh sige, ganito, posting natin. Kada baso, di ba? Kada benta mo, may 20 ka. Di ba? Parang si Bente, ng Benedict Ray, di ba? Bente, di ba? Di ba? Sabi ko, ako magmumunan. Di ba? Tubig, baso, tsaka yelo na lang. O, di ba? O, tapos 20 ka na. O, di ba? Eh, maganda ko dyan. Hindi naman nagandang expand yan. Hindi naman spacious yan, di ba? Tapos lalagyan mo natin na magandang ano. Product information yan, di ba? Lagay mo yan, di ba? Be refreshed, di ba? Be refreshed, be energized, be healthy. Oh, di ba? Pag yun, it's amazing, oh, di ba? We pack with 1,600, di ba? Antioxidant, di ba? Grabe yung energy level, grabe talaga, di ba? Imagine mo, siyempre, iinom ka na po, anong nainom mo? Sugar. Uminom ka ng milk tea, sugar na naman. Paminom ka ng Gatorade, artificial ano. Tama-tama. Samantala, pag ito ininom mo, magiging healthy ka? Yes. Yes. Lalakas ka? Yes. Na-refresh ka? Yes. Yes. So, panalo ba? Panalo? Panalo. Panalo, diba? Kaya panalo pa naman tayo siya. Yan ha. Magalang makalala ng mga pwede ng makikita niya, diba? Tapos yung mga napkin, diba? Tsaka yung lotion natin. Napakaganda po na lotion, diba? So guys, again, diba? Yung other beauty industry, again, malaki din po yan. Tingnan nyo naman po yan. Diba napakadali na mag-great life ngayon sa dami ng gumagamit, sa dami ng nag-before and after, diba? Pwede mo na talaga i-promote yan, diba? Ayan na, diba? And of course, mga kaibigan, remember, as we distribute, we are also doing network marketing, diba? Sabi nga ni Mario, diba, we belong to network marketing industry, okay? So ano bang sistema ng network marketing? Ito ba yung traditional from the manufacturer, wholesalers, sales rep, advertising, retail, to? Customer. Kaya sila, taas na presyo. Kaya minsan gagawin nila, bababa nila yung presyo, bababa din na yung quality. Tama. Sa atin po, ano, manufacturer, great life, kasi nyo na. Tama?
Bakit? Eh kasi ito yung nag-manufacture sa atin, si Great Life na, tapos sa inyo na. Tama? Customer na, kayo na, kayo yung bahala kung sino magbenta, kung sino gamitin. Diba? Kaya yung presyo natin, mas reasonable at the same time po, makikita ko ninyo, talagang effective, high quality products natin. They follow? Yes. Okay? Kaya na yan po, sabi nga niya, diba? Yan po, diba yung mga tao talaga nagsabi na about network marketing talaga na napakaganda na, diba? Okay? And again, ito yung natutunan ko sa buhay. Okay? Guys, okay, why love network marketing? Simply because of these two words, diba? Position versus value, okay? Sa corporate world, you're getting paid based on your position. Tama? Kahit anong sipag at tiyaga mo, pag yun ang position mo, yun ang sweldo. Kahit anong galing mo, pag janitor ka, janitor ka. Kahit lampasok mo to, lampasok, kahit ilampasok mo yung sarili mo. Diba? One thing for sure, janitor ka. Tama, tama. Kahit yung manager pa, upukulin niya pa, kuya-kuya ko yung lang dyan, wala kang choice, manager. Why? Kasi that's his position. Tama? Alam niyo po, na-realize ko to, nalang yung kinukwento ko sa inyo. When I was 22 years old, position versus value. Okay? Kunyari, si sir, okay lang ba sir? Di ko sir, okay lang ba? Dito lang, sagili lang ko sir. Walang mangyayari sir, promise, diba? What's your name? Aljon. Okay, si Aljon, okay? Aljon, kung ganda naman ang doon yan, kung ito po patuloy yung John, di ba na 1 million? Deal or no deal? Deal. Para pantay, 2 million. No deal. 2 million, 2 million, 4 million. No deal. Okay, sabay na natin, 2 million, 2 million. Okay, so 2, 8 na. Oh. 2 million. Ano 8 million na yun, ha? O ito na lang, yung sa gitna ng dalawang pa, 3 million. No deal, ha? Oo, di ba? Ito na lang, 20 million. 20 million. 20 million, overall. Oo, overall, patula. Wala pa rin. Wala pa rin. Guys, ha, kung ninyo, 20 million, yung mga limbs lang naman, tsaka yung nasa gitna ng dalawang diba? 20 million. Ano sabi ko dyan? No deal. Tama ko. Palang pa naman Sir John, diba? Aljon ba? Okay. Sige na. Si Aljon. Sige na. Total na natin. Okay? 2 million. 2 million. Diba? Tapos ito? 2 million. 2 million. Yun doon din ang ganun na. Diba? Hindi pwede ko sa kapal. So, magkano yun? 3 million. 5 million. Okay. Hindi nga. Okay, sabi 2 plus 2 plus 2 plus 2 ilan? 8 plus 5? 13. Eh, sinama na natin yung 20 yung sagot niya. No deal. O guys ha, 20 million no deal. Pero, payag ka. Nag-work ka ba dyan? Yes. Anong work mo? Sa Freeport. O Freeport. Medyo malaki sweldo mo. Sabi nga natin, malaki sweldo niya dyan, di ba? 2,000 na lang. Per day. Malaki na ba yun, sir? Di ba? Okay. Ayaw mo ng 20 million. Diba? Puputuli lang naman ang mga ito. Pero, diba? Ayaw mo. Pero payag ka. 2 million. Ay, sorry, 2,000 a day. Hindi lang paa, hindi lang yan. Minsan, sa 2,000 a day mo, buong pagkataon mo, binabayaran ka. Yes. Tama? Yes. Do you follow? Yes. Na-realize ko, kung dito ko ilalagay, ibubuhos yung galing ko at talento ko. Kung magkano halaga ko, magkano ang value ko. If you think that you're worth 100,000 a week, Great Life will pay you 100,000. If you think that you're worth 100,000, if you think you are more than a million a month, Great Life will pay you 1 million a month. Tama, tama! Guys, I'm challenging you. As the vice president of this company, owner of this company, try us. Subukan mo kami. Diba? Pag ikaw sa dashboard mo, may lumabas na 2 million, i-incash mo. Thursday, lalabas na yun. Tama, tama. Yes. Guys, kaya nung nakita ko ito talagang, alam niyo talagang, I was so blessed. When I was 22 years old, it dawned upon me. Sabi ko, this is my value. Mahirapan man ako, mapagod man ako, pagtawanan niyo man ako, pag ako naging successful, iinuma mo ng kape sa Eiffel Tower. Tatawanan mo. Tama, tama. Guys, right now, paglabas nyo, you are far better version of yourself. Yes, yes may nag-great life yan. Great life, great life lang yan. Pero ikaw ngayon, nabubuo na yung DNA mo, di ba? Grabe. Yung value of that, di ba? Tama? Actually, ako always do this. Pag-malabas ako, di ba? Di ba? Anong ginagawa ko talaga? Di ba? I am destined for greatness. Kumbaga, may na-mindset.
destined for greatness, destined for... Ginagawa ko lang, kaya ayaw ko pa yan, gulat ako, baka lang, ganyan tayo. Kasi ginagawa ko, I'm destined for greatness, destined for greatness, destined for greatness. Nag-remind ko yung sarili ko. Instead of negative yung pumapasok isip ko, I always keep myself reminded that I am destined for greatness. Tama, kasi yung maniniwala after 2 years, great na yung pala na mamaya. Palapang yung maniniwala. Tama, tama. Guys, are you ready to receive your real value? Yes or no? Yes! Kaya trabawin natin ito. Remember guys, diba? 2 words of network marketing para magawa yung value mo. Network, build your huge organization, team or consumer empire. Diba? Kasi tandaan nyo, big network, big income. Small network, small income. No network, no income. Diba ba? Ano ka ba? Subukan mo cellphone mo, wala signal. Hindi walang network. Magagamit mo? Hindi. Yung ATM mo, pag sasalpak mo sa ATM, yung card mo, pag sinalpak mo, offline. Makaka-withdraw ka? Hindi. So, ganun din po tayo. Kung wala kang network, wala kang kita. Huwag ka na magreklamo-reklamo pa. Para subukan mo sa boss. Boss, nasa yung sweldo ko? Sino ka? Ako pa sino? Bakit? Ba't ka na sweldoan? Eh, natanggap niya ako sa trabaho. Natanggap ka. Ang tanong, magtrabaho ka. Hindi po. Kasi in-apply ako, sweldo lang, hindi trabaho. Di ba? Guys, definitely, hindi ka susweldohan. Tama mali? Ganun din po tayo dito. Kung wala kang network, wala kang kita. So again, you have to build your network. Build your huge organization, team, and consumer empire. Alam niyo, yun ang sikreto bakit si MNC umaman. Hindi tayo may mall siya. Hindi tayo may bako siya. Subukan mo may mall ka, wala mo bibili. Nakita ka? Subukan mo meron kang bako, wala na deposit. Nakita ka? Wala. Ang sikreto ba siya yung mama? Consumer empire. Dapat everyday, sino kayang bibili ng tama ng dito ka ngayon? Sino kayang bibili ng kodi? Sino kayang gagamit ng napkin ko? Sino kayang matutupis ng ko? Diba? Guys, ganun dapat tayo. At pag kayo, embrace nyo na to. Guys, gusto nyo makabenta? Yes. Okay, tuturuan ko kayo magbenta. Yung selling like crazy na inamin. Eto, nakakabaliw to. Kasi yung bukas, magsushoot up lahat ng benta nyo. Ganito gawin nyo. Ready na kayo? Yes. Eto sabihin nyo. Ready na kayo? Yes. Tawagan mo lang ang kaibigan mo, kakilala mo. Uy, friends, bala ko sanang bigyan ng travel yung mami ko sa Europe. Tulungan mo naman ako. Ha? Anong connection ng travel sa Europe sa akin? Eh kasi yung company na mibigay ng travel, eh pag umabot ako ng 250,000, ang baba nito mga kaibigan. Alam mo, may trip to France, Switzerland, tsaka Paris pa yung ano, tawag ito? Italy. Italy, diba? Sige na naman, bili ka naman sa akin kahit ano lang. Sige na, bili ka ng ano, ng gluta, parang natulong mo ito. Alam mo, pag ano, nakuha ko, hindi ko malilimutan. Tatanawin ko lang utang mo. Tama? Guys, listen to this. This is not theory. Nangyari talaga ito. Naalala niyo yung pangalan na chocolate ang pangalan Lotte? Lotte. L-O-T-T-E. Okay? Sino? Kanino yan? Saan gawa yun? Korea. Saan gawa yun? Korea. Si Korea, pag pumunta ka sa ano sa store niya, kumuha ka ng M&M o kay Hershey's o kay Snickers. Di ba, kukunin mo, tapos babayaran. Pag babayaran mo na, kukunin nila yung chocolate nila. Kasi sabi nila sa inyo, you buy this, you satisfy yourself. You buy this, you help our country. Which one you want to buy? Grab chocolate mo naman. I'll buy your chocolate. Tama! Imagine mo pare, yung mga naman ng lupa, nagkakapi ka naman tagal. Tulungan mo naman lang. Tama! Tanda mo! When you, di ba? When you sell, prudent emotions. Maniwala mo, they open their wallet. Alam mo ako, pag ako nagbibenta, pupunta ko talaga sa bahay, tapos kausap mo. Kausap mo, pare, hindi naman. Tulungan. Di ba? Pati nga tito, kita. Bili ka naman. Pagod na ako sa'yo. Huwag na ako sa'yo. Galit na ako sa'yo. Tulong mo naman ako yung mama. Sige na, bili ka naman. O diba? Siyempre, pag ganun. Sige na, bili na ako. Diba?
Ito lang. Huwag mo na, by the way, baka gusto nyo ng package. Baka naman pwede mong refer sa mga kakilala mo, di ba? Tapos yung mga kakilala mo, bibenta ako ng package tita, o di ba? Bibili sila ng package tita, o di ba? Ayun, ganun ba? So kaya, may bibenta ako dito, si A, si B, si C, si D, lahat yung tita, ikaw nag-refer tita. Salamat tita, may bumili pa ako. Eh, nasan ako dyan? Nasan ko dyan? Eh, tita, hindi ka kasali. Hindi ako kasali. Ako nag-refer. O, di, lagi kita dyan. Gusto mo tita? O, di bumili ka, di ba? Guys, ganun lang gagawin nyo. Kailangan. Kaya nga yung sikat na sikat yung word ngayon ng social enterprising. For a boss, pag binili, ganun mapapala ko dyan. Tama? Pag bumili kay Watsons, sila na rin sila nangyayaman. Diba? Pag bumili ka ako, sila na rin naman. Diba? Tulungan mo naman. Diba? Tama-tama. Tama? May warag? Guys, huwag na tayo masyadong, diba? Tandaan mo. Ang pinakamalakas pagbenta yung maroon, yung meron kinatang humility. Tama-tama, pag hirapin ako tumatok pa sa puso nila, tama? Pero parang gano'n. Di ba yung mga ate ko nga, mga ko, ate, yun ang panggatis mo nga ate. Di ba? Di ba? At least binibenta kita. Gano'n lang ginagawa ko. Pero na matindi. O di lang, nagbilihan. Eh, ininom nila. Abay, pwede pala. O di ba? Ano? Hindi na ako susunod mga mamakawa sa atin lang. Sila nagbibili sa akin. Tama mali. Oh, guys, mula ngayon, ilista nyo. Mamaya tuturo ko yun. Ilista nyo lahat ng future leaders nyo. Tama? Tapos sila lalap yung dagdahan. Diba? Seryoso tayo dito. Do you agree? Yes. Are you ready? Yes. Okay? Marketing, yeah. The first activities of company, the activities of a company associated with buying and selling yung tinatawag ng products or services. Again, guys, diba? We build network and of course, we market products. Tama-tama. Hindi may network ka, wala ka namang benta. Okay, are you ready? Okay, pag sinabing network marketing, again, kailangan na build your huge organization. And of course, kailangan magbenta tayo ng produkto. Kaya kailangan gumagawa ng products natin. Okay, excited ba kayo doon? Yes! Yes, okay. Now, remember, kaibigan, why network marketing? It has a lot of leverage because you can multiply yourself through others. Sabi nga, I'd rather earn 1% of effort of 99 people than earn 100% of my own effort. Tama-tama. Kasi pag ikaw lang, sa'yo lang, kayo 99, ang laki nun ha? Yung 1% na 99% effort, tama-tama. Okay? Now, makaibigan, tingnan nyo, computation. Kunyari, meron ka lang 1,000 distributor, eventually. Okay? Magtatrabaho sa'yo na? 4 hours. Diba? 4 hours. So, ilang oras mo yun? 4,000 in? 1 week. Tama? Ngayon, yung 4,000, i-multiply mo na? 52. Ilang yung kailangan mo yan? 200? 208,000 in? 1 year. 1 year. Ngayon, yung 208,000 yan, i-divide mo ng? 824 hours, ilan mo yan? 8,000. Yung 8,000 yan, i-divide mo yan ng 365. Ilan mo yan? Imagine mo, through network marketing, yung isang taon mo, madadagdagan ng additional 23 years. Ang goal mo lang, magkaroon ka ng 100,000. Alam niyo ba, ako ang nag-build organization. Mga previous ano, umabot po ng more than 600,000 distributors. Kaya huwag sabihin sa akin, kaya ba yan? Kaya ba yan? 1,000 lang sa'yo? 600,000 sa akin? Kaya ba yan? Na, pakainan mo naman yata. Tama-tama. Are you ready? Yes. This is my formula. Kapag alam mo to, kahit ano sabihin ng tao sa'yo, alam ko anong ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Yan ang ginagawa ni MLC. Tama-tama. Hindi nga 1,000 ang empleyado niya. Ilan ang empleyado niya? 10,000. So yung 10,000 ngayon, 40,000. Tama-tama. So ibig sabihin, yung isang taon niya, 230,000. 230,000. Tama? Tama? 230,000 years. Tama? Tama-tama. Diba? Parang sobrang ako. 230 years pa lang. Okay? Pero syempre, kung nag-1 million, mas marami pa siya empleyado ngayon. Kaya pa dumami ng dumami. That is the power of
leverage. Are you learning? Yes. Diba, kahit pagtawa lang ang ibang tao, basta klaro sa ito, wala akong pakilam sa iyo. Ang mahalaga pa, nagutom yung alak ko at yung naglambing yung asawa ko kung mabibili ko. Tama-tama. Ito, hindi ko yung iba nakapalimit sa iyo dyan. Pero again, ano ba sabihin nila? Huwag mong makawain. Maliwanag? Are you learning? Yes, okay. Ayan po, di ba? Why grade life ulit? Ayan po yung mga tao. And of course, bakit ba opisina natin? Yes! Imagine mo, di ba? We started great location and strategically. Di ba? At the same time, di ba? Great facilities. Maganda ba yung presentation natin? Yes! Yes, di ba? Maganda ba yung coffee shop natin na nandun? Yes! Yes, maganda ba yung ating great VIP doon? Yes! Ay yung products natin, maganda ba? Yes! Yes, di ba? Imagine nyo yung mga produkto na yan na napakaganda, di ba? So, simple lang ngayon, di ba? How to be the right partner? Simple lang. It's either you become a user. So, pag may kausap ka, kaya alam mo yan. So, ma'am, nagloon po kasi kakausapin namin. So, are you a user? You just going to use the products and enjoy the 25% discount. Or you become a seller, taga-benta-benta. Pwede naman po yan, ma-enjoy mo yung mga rebates naman po namin. Or, you can enjoy as a builder. Yung builder po, yan po yung magkakaroon ng mga rewards, incentive ng great life. So, ang tanong, asa ka sa tatlo na yan? So, the mere fact na nandito ka, most likely nandito ka, builder ka. Why? Because you're learning something. Tama-tama. Walang makagaya na, pag may binentahan ka at gusto niya lang gumamit, okay lang yan. Kasi di ba, bumili lang. Huwag mong pilitin na mag-training, huwag mong pilitin na mag-goal setting. Kapag sinabi niyang user lang siya, kaya ako, user lang muna siya. Di ba, ganyan lang. Kasi naalala ko tuloy, na meron akong leader na sa Dagupan, may binentahan, pagbenta. Sir, sir, pakilala ka sa leader ko. Ay, nagulat ako yung babae. Babalik ko na yun. Nagulat na lang. Diba? Alam mo, doon ko na-realize na kapag ang agila, nangitlog, at mapisa, ano tawag doon? Sabi ko ba sisiyo? Hindi, pag sisiyo, hindi nag-isan siya ng manok, di ba? Ano tawag doon? Iglet. At ang iglet, pag nasa mesya, iglet yan. Iglet yan. Agila man yan, pero iglet yan. Huwag mong pipilitin lumipad yan. Iglet na. Walang pakpak. May pakpak man yan paglalilang niya. Hanggang yung ano niya, manipis pa rin. Hindi na pwede palipan niya. Kasi pag pinalipad mo yan, nahulog yan, nabalian yan, hindi na lilipad yan. Diba baka makita mo agila na kahit isang lang, agila naman ito. Diba? You get my point? Hanggang hindi pa niya time lumipad, huwag mong palipan. Tama? Ako, you have to take good care of them. Bakit? Hanggat kaya mo. Oh, di ba? User lang ako. Di, user ka lang. Tapos, bilang, oh, ganda to. Sina mo, bibenta na ako. Oh, benta ka lang. Oh, ito, ganda to. Oh, bibili nga rin ako. Oh, di, bili-bili na lang. Oh, sige na, mag-member na rin ako. Oh, ganun. Di ba? Yun ang nangyayari po. Actually, may transition yan. Ano yung sabi, Sir Jay? Di ba? Una, user yan. Tapos, magiging seller yan. Tama? Eventually, yung user, di ba? Magbihanap din ng mga bagong user. At yung user, magugulat ka, magiging seller din. Eventually, yung seller, sa isang gusto mo, magiging builder. At yung builders, magugulat ka nalang, maghanap ng user at maghanap ng seller at user. Eventually, mga kaibigan, nagiging ganyan din yan. User una, then eventually, naging seller, tapos yung seller, naghanap ng user, tapos yung user, naging seller ulit, tapos yung seller, naging builder. At yung builder, magugulat ka, build ng build. Katulad natin, katulad nyo. Diba? Hindi na namin sinasabi ng benta yun, benta yun. Hindi naman sinasabi mag-invite yun, mag-invite yun. Why? Kasi nasanayan natin. Pero tanda nyo, hanggat yung sir at seller, huwag mong pilitin lumipad yan. Ulitin ko, tanda mo agila. Hindi porke agila siya, pilipad agad siya. Hanggat panahon niyang inakay siya, alagaan mo muna siya. Dahil pag yan, fully developed na yung pakpak niya. Alam niyo ba agila gagawin niya? Hanggat, di ba parang... Pag yan eh, handa na siya lumipad, ang gagawin niya, siya mismo lalabas sa nest, tapos tatagon siya, tapos lilipad siya. Bakit? Kasi handa na siya. Paliwanag ko ba yun? Huwag kang mainip sa mga to. Tao ba? Pero, hindi naman na sinasabi, huwag mong hanapin to. Dahil may mga tao, magugulat ka ganito. Yung mga pagod na sa hirap, sawa na sa hirap, at galit na sa hirap.
ganyan, parang magkaroon na ako ng opportunity, magbabago mo ikaw, gagrab ko to. Diba? Tapos ikaw biglang inabutan mo ng flyers, may opportunity, opportunity, kita mo naman, diba? Yun na yun, doon na nagsisimula. At tawag doon, jackpot. Tama-tama. Okay? Again, pero yung mga kaibigan niya na hindi naniniwala sa iyo, okay lang yan. Bakit? Kasi yung mga kaibigan niya ngayon, kunyari, hindi naniniwala sa iyo, okay lang yan. Pero ingatan niyo pa rin yan. Talagang bakit? Lalo na pag nakabundle ka, o di ba? Build mo na yung mga leaders mo. Yan, kunyari ito, hataw na ito. O tapos susunod, hataw na rin ito. Di ba? Tama-tama. O. Tapos yung mga kaibigan mong hindi naniniwala sa iyo, abang mo na lang sila dito. O di ba? At pag may kausap ka, ganun na. Negative ka lang. Pero umaway. Sige, pagdating ng panang. Diba? Ay, ganun naman. Oh, may kaibigan ako, ganun. Di naniniwala sa akin. Ah, ganun. Sige. After 5 years, napagod. Napagod. Napagod sa pagiging medre. Huh? Hindi na. Diba? Ah, ganun na. O, diba? Kaya na, pare. Pagod na ako. Sawa-sawa. Galit na galit na ako. Magsasali na ako sa'yo. Grabe. Nung pumasok dyan, oh, grabe. Walang hanggang yung times repo. Hanggang sa dulo na. Walang. Kada pasok niya, 1 lead, 1 lead, 1 lead, 1 lead, diba? Sige, 1 lead ka ba ng 1 lead, diba? Siyempre, parang bulyo na yung galit na galit sa iyo. Diba? O, di pagpasok niya, 1 lead ka ng 1 lead. Kaya huwag maawayin yung mga yan. Kaya 1 lead tayo, diba? All my life, I've been living for, alam niyo ba yan? 1 lead, 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 1 lead,
So again, diba, you're a user, at syempre pag-builder ka, you're going to be, you're going to build your team. So for example, first stage, yan, mag-GOP ka, attend ka ng GOP, tapos attend ka ng mga trainings like this one. Season mo to, please lang, you have to embrace the fact na kailangan mo matuto. Tama? Wala akong driver, bumili ng kotse, ginasulinahan, tapos sumakay, tapos sumarangkada. Tama? Lahat ng nag-drive ng kotse, nag-aral sila. Parang great life yan, kahit gano'ng kaganda to, kahit gano'ng katulin to, kahit gano'ng diba, kamahal to, pag hindi mo alam yung drive, sayang lang to. Tama-tama, you have to learn. So, product presentation, and attend ka ng mga essential trainings na tulad nito. Tama? Parang pag, ano ituturo mo, wala kang alam. Tama-tama, hindi naman bumili ka ng kotse, paano mo i-drive? Dadasalan ko lang yan. Pwedeng dasalan mo yan. Tama? Okay? First stage, attend ka na mga yan. Second stage, ayun na ho, di ba mga kaibigan? Kanda ka na ng GOP mo. As much as possible, if you can do it 2 to 5. Kapag full time ka naman. Pag hindi pa, okay din naman, okay? That's doing basic one-on-one training. Manalan ko ba yun? Kailangan meron kong group training. So, kaya mo mga basic trainings lang po. Kaya mo na rin yan, alright? Alright? Tapos third stage, again, ayun na. So, you have to accept that after 2 years pa, dyan pa lang mag-start. Mag-grow yung network nyo. Do you follow? Yes. Diba? So yung mga Sir J, makapagod naman. Gano'n ka na makatagal? 3 days pa lang. 3 days pa lang! Diba? Again guys, you have to embrace the fact na no, kailangan mo palaki. Paano daw pala natin niya? Diba? Grow your network local and international. Get 8 great leaders under your team. Mamaya papakita ko sa inyo yan, okay? And of course, fourth stage, ayan na. Yan, getting big checks. Cars, house and lot, travel, education, and business. Tama? Guys, ganda tayo, even sa corporate world, hindi naman pwedeng automatic na mag-promote. Tama-tama? Tama-tama? Sa so gusto mo, may panahon lahat yan. Tama? Huwag ko kayo magmamadali. At least alam nyo, klaro sa green light, this is my career and the future is so clear. Do you agree? Yes, okay? So, sino dito gusto ko na maging part ng Guild of Leaders? Yes, di ba? Kailangan natin yan, di ba? Well, of course, pinakauling, ayan yung stage 5. O yan, ito na po yan. Ayan yung tinatawag natin stability, enjoying great life stage na. Ayan na, magkakaroon ka na ng living now a balanced life. Dati hataw ka ng hataw, ay konting hataw, pero ting, laki ng kita. Tama? O ano pa maganda? Siyempre, magta-travel-travel ka na. Sino dito gusto mag-travel ng Europe na libre? Di ba? Alam mo, naalala ko dati, the first time I went to Europe, pumunta kami,
Although may pera, pero yung tamang pangkain-kain lang. Tapos ang mga binibili mo lang, mga ref magnet, di ba? Parang feeling mo, yung mga mo, grabe. I like this ref magnet. Di ba? Ilang ref magnet ang binili mo? Parang dami, di ba? Ay, t-shirt mo, parang dami. Like, love mo na ako. O, di ba? Parang yung tabi-tabi lang, pili mo yayamanin na lang. Di ba? Pero talagang darating sa point ng buhay mo, pag pumalo na yung income, magugulat ka. Mga kaibigan, papasok ka ng Louis Vuitton. Di ba? Tapos, I'd like to try that one. That one also. Tapos pag na-try mo na, nalapit yung mga yung friends sa sayo. Okay, which one you going to buy? Which one? Ay, buy all. Oh, yung bulat ko. Kasi mo din, ano siya? Di ako kapatala sa'yo. Ay, buy all din. Oh, di ba? Alam mo, naalala ko yung mga ganun namin, mga European. Tuntua talaga sa'yo. Tapang tatap siya, where are you from? What country? Which country? From the richest country in Asia. China? No! Philippines! Where's that? That's secret because it's a very rich country. Oh! Philippines, di ba? Ayan, di ba? Mentorship and of course, leadership development. Guys, dapat sa point ng buhay niyo maging ganyan kayo. Mayaman kayo. But remember, pag mayaman kayo, kahit lumalaki na yung kita niyo, dapat lumalapit pa rin sa member niyo. Kasi tanda niya, ikaw pa rin ang mag-guide sa kanila. Diba? Hindi. I've seen a lot of people, pag lumalang nakikita, pinapabayaan nila yan. Parang kung sa yung group mo, ha? Okay na yan, bayaan ko, maglipa sa kanya. Sabi, grabe. Hindi ko lang sabi, grabe naman to. Sinabi niya pa sa harap ako yun. Parang sabi, kumusta yung anak mo? Magaling na. Magaling pa nga, bobo nga ako. Magaling nga yung anak ko eh. Parang ginagin. Diba? Parang ano ba naman to? Diba? Kaya to imagine po, nandun ka sa position na yun, kumikita ka ng malaki, yung telling me, hayaan mo na sila, magaling pa nga sila sa akin. What? Pag nangyari yan, definitely, your income will die down. Why? Because you can never lead your team. Why? Wala kang alam. Kailangan matuto ka. Tama-tama. Diba? Yung pagtuturo, that should be your passion. Di follow? Dapat, again, balik. Kada yumayama kayo, tatandaan niyo yung kwento ko, you have to be like a sponge in the middle of the desert. How? Oh, kaya yung mga tao nandito na kumita ng 1 million, I would like to congratulate you. With your attitude, maniwala kayo, malayang-malayang mararating mo dito. Oh, the no training? Dini? Ako 100 niya ako. Pangalan ka? Ako 100. Masa awal na kumapit ka lang na ganito. Again guys, di ba? The more na kumikita ka, you just like a week, the more na namumuha ka, the more na nag-humble down ka. Tama? Bakit? Kasi mas marami kang makukuha. Tama ko ba? Kaya for those people na gano'n, I'll tell you, pag gano'ng attitude mo, hindi ka na willing matuto, wala na. There's no room for improvement. Doon na simula ng pagbagsak mo. Tama ko ba? Dapat you always be eager to learn. Do you follow? Yes! Okay, now, mga kaibigan, syempre, tuloy-tuloy na yan. Skills to develop, ay na, prospecting, inviting, GOP, closing, follow-up. Ngayon po, bilisan ko na lang ito, di ba? Para prospecting, ngayon po, di ba? Use the yung memory jogger, the same time, open to make friends all the time and have the unlimited prospect. Di ba? Yun yung mga ginagawa natin po. Kailangan, hindi meron mga, ano yung tinatawag na memory jogger? Kunyari, meron kaibigan na nurse, o lahat ng nurse, sulat mo doon. Engineer, lahat ng engineer, lagay mo doon. Barista, lahat ng barista, lagay mo doon. Tama ba? Teacher, lahat ng teacher, lagay mo doon. Lahat sila doon. Okay, parang nakusap mo ito, uy, effective to, hanapin ko lahat ng time kong teacher. Uy, effective to, hanapin ko lahat ng time kong manager. Uy, magaling ko, di ba? Nakukuha mo lahat sila. Do you follow? Yes, okay. At the same time, may prospect list ka. Inviting, okay? Pag nag-invite ka, be yourself, be passionate, and be prosperous. Grabe, parang nagkakotche na ako. Wala ka pang-kotche. Anong kotche mo? Kotche-kotche yan. Di ba? Hindi ako pwedeng gano'n, tama? Anong kotche mo? Actually, nandiyan sa tabi-tabi. Di ba? Ako dati, dahil lang pa ang kotche, okay lang, hindi ko sinasabi lang ang kotche, di ba? Yung pagdating mo, dahil lang mong kotche, wala ka pang pera, yung alam mo yung hindi please yung pleasing away mo. So, dati ko naman agad sa client ko, di ba? Doon sa lugar, kaya sa mall kami magkikita, mag-freshen up muna ako, di ba? Tanggal muna ng mga oil sa mukha, di ba? Tapos, syempre, pag kumita, nung kumita ako, bili ako ng pabango yan. Para pag-spray mo yung sarili mong seluwa. Pag dati, oh, basta pare, di ba? Tapos, spray mo na konti sa pare. Oh, yun,
Para pag ganun mo, kinamayan mo siya, di ba? Ano kung sa pangalan? Kung nakabang niya. Di ba? Siyempre, hindi niya nalang wala ang kotse. Oh, ano, saan ka nakapark? Park? Siyan? Saan siya? Pinahin ko muna sa car dealer. Bakit? Di ko pa nilalabas eh. Di ba? Pwede yan, di ba? Ayan, di ba? Complement your prospect, apply your form. Yan, madami yan, di ba? Yan, kasi meron ang direct approach. Ano yung direct approach? Bro, baka you're looking for opportunity na could make. Alam nyo, there's nothing wrong about sharing opportunity. Because, tandaan nyo, kahit anong galing mo, without opportunity, you're nobody. Tama mali? Yes. Tingnan mo, piloto ka. Wala opportunity maging piloto. Makapagpalipad ka? Hindi. O, doktor ka. Wala opportunity manggamot. Makapag, ano, makapag practice ka. Definitely hindi. So, everyone needs an opportunity. Third party, o baka bro, may kailangan ka ng gusto na kailangan nito. Pwedeng ganun, o. Di ba, kapag, bro, ano masabi mo? Alam mo, ikaw maganda sa business. Tingnan mo nga ito, baka pwede mo matulungan. Okay? That's a third, yung opinion approach. And for a super leader, alam mo, bro, nangangailangan kami ng ano. Ikaw, di mo kailangan ito. Dari yaman muna. Di ba? Hindi, ano ba yan? Di ba? Pwede mong ganpasok ko, di ba? O, yun mo, bro, training products, baka, ano to, magustuhan mo, di ba? Okay, slice mo muna yung ano, sabon-sabon na rin. Di ba? Alam nyo, pag nag-present po kayo, as much as possible, bago sila umuwi, magbigay nyo man lang ang sample. Kasi pag pinapahid nila yun, yung products yung napapollow up sa kanila. Di ba? Yan, gumamit ng ano natin, ng coaching, di ba? Habang pinapahid nyo yun, di ba? Great light, great light, great, great light. O di ba? Tapos naligo siya, nabuo siya. Kinabukasan, naligulit siya. Great light, great light, great, great light. Yun na nagpa-follow up. Yun yung sabon, di ba? Kaya, yung paghiwaan mo, hiwain mo, hindi yun nakilakihan mo naman. Kasi yung iba, grabe yung maghiwa. Di ba? Ay, pwede ba palang 8? Ay, pwede ba palang 60? Grabe mo. Di ba? 60 pa kapagami. Great, 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 great. Tama? Hindi pwede naman yung gano'n, di ba? Meron nga binigay, di ba yung collagen nang binigay? Binigay gano'n, hindi niya sinabi yung sabon. Ba't gano'n yung binigay mo sa akin? Medyo... Kala yung... Keso? Ginawa niya pala man. Bakit gano'n yung lasa ng collagen niya? Isabon mo yun ay gano'n ba? Akala ko po pala man kasi nanibis ng pagkakaiyo. Sabi niya naman yung sabon ko. Are you kidding? Alright, yeah. Eto, di ba? Alala, di ba? And of course, remember, yan. Mag-present po tayo. Pag nag-present tayo, guys, hindi yun. People will buy you first before your products. Okay? Pag mag-present ka, see to it na presentable ka. Pag nag-training, medyo loosen at lang okay. But, kapag presentation, siguro din mo, ganda mo yung presentation mo, ganda mo yung tsura mo. Tama-tama. Katulad nga yung sinabi mo na, di ba? Be on time, di ba? Siyempre, pag nag-present ka, ayusin mo na rin yung tsura mo, di ba? Yung presentation mo, gawin mo medyo, huwag masyado matagal, bilisan mo na lang, di ba? Yan, okay? So, not yan, at saka yung GOP, yan, okay? So, lalo na, tanda nyo, pag nag-GOP kayo, sabi mo nga, kailangan medyo mabango kayo kasi syempre ang hirap naman, no? Alam mo, pag dito, umaman ka, ay pag lang, sumali ka dito, iyayan mo. Tapos ganun ba? Parang wala sa itsura, di ba? Ganun ba? Lalo na, alam mo, pag ino mo, talagang mga refreshing, refreshings, di ba? Ganun? Ay, good. Tama-tama. Gabi ka, di ba? Tama-tama, di ba? Tapos at the same time po, syempre, gabi na. Syempre, pag dumating ka lang, fresh ka talaga. Kasi pag ino, gabi, sir, ano pag nariyayang ka, gano'n ba? Anong araw ko sa ba? Gabi na po ka, gano'n ba? Ba't aming araw ko pa rin? Mas maganda yung fresh ka naman, di ba? Yung closing, ayan, di ba? Closing, napakalaga. Let them ask question in kind. And of course, remember, you kindly answer it. So, pag tinanong, di ba? Ano yung mga tanong, ano may mga tanong ng ibang tao, di ba? Okay? Make sure that you, to handle all objection. Tapos at the same time, katulad sinabi ko rin na, pass the vision. Nakita niyo, sabi ko, this will become the biggest, totoo to, the biggest company in the Philippines. Ano yun, mahala ko kayo? Yes. Pulitin ko at kung yung Jollibee, hindi mo pwedeng araw-arawin. Di ba? Kung yung San Miguel, hindi mo pwedeng araw-arawin. Kung ang S, hindi mo pwedeng araw-arawin. Ang Great Life, pwede mo araw-arawin. Yes. Oh, di ba? Ha? Tapos, yung demasurance ko, pag sumali ka, tutulungan kita ako ba na? Guys, again, huwag mo agad pilitin silang mag-present pag hindi pa nila kaya. As much as possible, di ba? Dala lang yung dito, huwag mo na yung pakahirap na kayo agad matuto mag-present. Kasi kami marunong, kami alam namin ito, kami muna. Pag magaling ka na, then that's the right time na lumipad ka na. Alamin ko ba yun? Yes. Okay, and of course, close mo yung sales. Huwag na yung pag dumating dito, parang ano, di ba? Yung ba,
nagpapakiramdam ako eh. Diba pag tinanong, nag-GOP na, nagpresenta na, hindi mo tinanong ano-ano package mo ba bibili niyo? Cash, credit card, or check, walang masama. Kaya dinala mo dito, di ba? Eh, pag sa'yo walang pera, o sige, kailan mo kaya, kailan mo kaya magsimula? Kailan mo magsimula? Huwag yung pag nag-usap kayo, tapos pakiramdaman, di ba? Yes? Diba? Ano yung tatanong ba? Diba? Wala na. So paano, alis na ako? Di ba? Huwag kang maiya, tama? Dinala mo na dito, kumbaga sa gera, ganito yan, that should be our mindset. Pag sa gera, pumasok ka, di ba mayroon tinatawag na battle zone? Tama-tama. May war zone, may battle zone, pero may tinatawag na kill zone. Yung pag gumanong na yung pamo, yung style, boom! Di ba parang mawawala ka? Dapat ganito, kung may kill zone, dapat tayo ang tawag natin dito, killing zone. Basta pag pumasok siya, lumabas siya ng elevator, di ba dapat ang mindset ka ng babae ko? Yung pagpasok na yun, pagpasok na, tingin ka na agad sa akin. Hindi ka na. Bakit? Kasi naka-mindset ka na na? Paying na. Tama-tama. Kung dadali mo dito at sasabi mo, tingnan mo lang, eh, i-message mo na lang, titignan lang pala eh. Di ba? Maliwanag. Huwag mo sabihin, ma'am, tingnan mo, baka magustuhan mo. Ay, grabe. Huwag mo sasabihin yun. Binigyan mo pa ng option. Ako pag naging bike, sir, promise, pag pumunta ka doon, 101%, magugustuhan mo yun. Di ba simula pa lang, magugustuhan ko, magugustuhan ko. Pagpasok pa lang yun, naka-mindset eh. Di ba, ano ba sinasabi ng speaker? Magugustuhan ko to, magugustuhan ko to. Tama mali. Kasi ako po dyan, tingnan mo lang, magugustuhan mo. Tingnan ko, magugustuhan ko. Hindi ko magugustuhan. O di ba? Sayang, pinagalihan ka pa. Tama mali. Are you learning? Ulitin natin na, itong area na to, ang tawag dito, Edison. Basta, yung paa niya, lumabas sa elevator, paying siya. Tama-tama. Maliwanag mo ba yun? Yes. Huwag mo kayo mahiya na papayin sila. Bakit? Eh, tutulungan mo naman eh. Di mo naman nilulungo. Bababoy mo ng buhay niya, ba't ka mahiya? Tama-tama. Mahiya, alam niyo, doon tayo natatalo ng mga scammer. Yung scammer, yung buong buhay yun doon, yung mga scammer. Diba? Yes. Diba? Alam mo, scam to. Pag sumali ka, times 3 to. Di ba? Times 5! Malay mo, babayaran ka namin. At least na-try mo. Imagine mo. Di ba? Sabi, pag ikaw nagbigay ng 1 million, magiging 5 million. Di ba? Di ba? Tama mali? Tama. Pero pag tinakbo yung 1 million mo, at least nawalan ka ng 1 million. Eh kung tumama ka ng 5 million, o di ba? Anong gusto mo? Mawala ng 5 million o 1 million? Oo nga, no. Try ko na to. Di ba? Imagine mo. Ganun may na-mindset yung iba. Ganun. Tama-tama. Yes. Guys, imagine mo again, doon tayo natatalo ng mga scammer. Yung mga scammer, yung mga swindler, magagaling yung mga buhuli loob niya. Tapos tayo na great life partner na tutulong talaga ang hina ng loob natin. Diba, tandaan mo ninyo, parang ano lang yan, parang si Manny Pacquiao. Pag pumasok sa rin yan, kahit gano'n ka, diba, umingit-ingit yan? Yan, diba, pag gumagano ka yan? Yan, gumagano siya, diba, nakita nyo? Pero pagpasok niya sa rin, diba, kita si Pacquiao? Diba? Wajididiya! Wajididiya! Di makita mo yun! Bago! Pagdila lang ba? Diba? Pero pagpasok, bago pasok sa rin. Ngiti-ngiti, di ba? Pero pagpasok na, bigla nagtatransform siya, di ba? Bakit? Grabe, Manny. Pac-Man! Kakainin ka niya ng buo talaga, no? Pacquiao! Di ba? Pacquiao niya talaga yun. Tama-tama. O, ganun din tayo dito. Pagpasok natin dito, dapat din ang mindset ng sarili niya. Di ba? Pagpasok mo dito, great night. Di ba? Nagbabaro na yung sarili, di ba? Di ba yung alam mo na babago yung ipit? Yung gentleness mo, nagiging parang, ano, di ba? Parang great night mood. Di ba? Di ba? Parang ganun. Ako yung ninyo? Yes! Alright? Are you learning? Yes! Sa'yo sa gusto mo, close yung sales. Okay? Tanda mo, kung yung manloko, buwan loob para manloko, tayo hindi tayo manloko. Kaya dapat buong loob mo, natutulungan mo yung taong sinama mo dito. Yes. Okay? Okay. Tama ba? Kung ano yung mata, pwede nang titiyan, di ba? Yung mga ganyan ito. Di ba? Are you learning? Yes. Yes. Okay, pero again, guys, the ideas are worthless without action. Okay? So, mga kaibigan, meron tayong ganito pala. Huwag na kayong mga mamaya paglabas nyo, simulan na muna natin pagyaman nyo. Okay? So, itong folder na ito, we call it the Great Life Journey Form. Okay? So, mamaya explain ko sa inyo ito, pero bago explain sa inyo yan, yan, okay, ito lang muna pala. Okay? Kaibigan,
meron tayong tinatawag na journey form. So, it's a leaders list, yan, new leaders information. Information ng nag-join, that's my signature dito naman po. Tapos, meron ka dito tinatawag natin time allotted for great life. So, ibig sabihin po, meron kang day, meron kang time, meron kang venue. Kanyari, great life, every Saturday, 6 to 10. Tapos, corporate office. Okay? Okay, tapos meron naman na Monday, o Lalingnan Monday, di ba? 5 to 10. Tapos, kunyari, Olongap office, di ba? Nakuha niyo, meron dapat kayong tinatawag na yan time. Tapos, at the same time, huwag niyo kakalimutan yung mga great life events. Like for example, tomorrow, meron tayong tinatawag na Zoom. So yan, di ba? Sunday, 2 PM, amphitheater. Tapos kung gano'ng grand launching naman natin, lalagay niyo dito. Tama-tama. Paliwanag? Okay, tapos may nakasulat po dito. Babasahin ko lang. I, kunyari, di ba? I, Jeyo Capo, a new leader of Greenland, commit to attend trainings and help other people by inviting them and share the opportunity this company company and team can offer. I have faith that I will earn my first million with the help of Greenland on or before. O, di ba? Meron po tayo dito nakasulat kung kailan yung gustong kitain yung first million. Sino dito gusto kumita ng first million niya within 6 months? Yes! O, di ba? Guys, lagyan nyo dito. Sino dito within 1 year? Yes! O, gusto nyo 1 year o lagyan nyo dyan. Tapos, ilalagyan nyo dito yung signature nyo tapos yung date kung kailan kayo pinirmahan. Para usapang seryosohan. Okay, tapos sa likod may nakasulat po. Nakasulat dyan, my future leaders list. First 50 millionaires. Okay, sa 50 millionaires po, nandiyan yung tinatawag na 30, wala na muna, future leaders muna nilagay natin yan. Pero target natin 50. So ilalagay nyo po dyan yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, na ilalagay nyo. Ang nakalagay dyan, my future leaders list. Bakit? Kasi pag nilagay mo dyan, prospect list. Parang, pagkakitaan lang ko dito, di ba? Pero pag sinabi mong future leaders list, di ba? Ay, leader pala ko. My 51st millionaire, so, di ba? Di ba? Parang ikaw future millionaire sa ka, di ba? Okay, tapos pag nag-join na sila, mga kaibigan, alright, meron tayo dito, yan, list of my new millionaires. So, yung 8 mo dyan, lalagay mo dyan. Tapos, date na nag-join sila, signature nila. Tapos, yung income mo, sa cheque, monthly for 6 months. Income mo sa retail mo for 6 months. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, tapos ilalagay nyo dyan yung dream board nyo. Anong dream board nyo dyan? House and lot. Tatlong house yan. Yung first house nyo, 5 million. Second house nyo, 15 million. Tapos rest house nyo, 50 million. O, di ba? Lagay nyo dyan, di ba? O, tapos lagay nyo yung first car nyo. Kunyari, ano ba unang kotse nyo? Kunyari, Ion. O, di ba? Second car nyo, kunyari, Fortuner. O, tapos third car nyo, BMW. Di ba? Lagay nyo lang dyan. Tapos lagay nyo dito, travel. First travel nyo. For example, Boracay. Second travel, Hong Kong. Third travel, Disneyland, Paris. O, di ba? Lagay nyo dyan. Savings, 50,000. Second yung susunod na, pero, 1 million. Susunod, 5 million. Di ba? Lahat lagay nyo dyan para pag nani-negative kayo, nahihirapan kayo, makikita nyo to. Tama-tama. Okay? Kaya mamaya, paglabas nyo, huwag na kayong pag-isipan to, bibili mo to, hindi, di ba? Tapos ang maganda ko dyan, para lahat ng structure, meron po tayong structure dyan. Okay? So para sa yan, okay? Ang tawag po dito, do you want to become a millionaire? Yes. Yes. So meron tayong tinatawag action plan. Natutuwa kayo kanina? Yes. Okay? Guys, ang action natin, kailangan lahat ng bagay mayroong action plan. Maraming tao nag-action, walang plan. Maraming nag-plan, hindi umaksyon. Kailangan pagdikitin nyo muna pala sila. Di ba? Kaya may tinatawag na hindi ko siya nilagay ng goal setting, di ba? Napansin nyo? Kasi maraming nag-goal setting, hindi nakuha. Bakit? Kasi sinet lang yung goal. Di ba? On your mark. Ready. Get set. Get set. Get set. Get set. After 1 year, get set. Get set. Bakit? Anong ginawa? Goal setting. Dapat nilagay niya, goal winning. Yung goal mo, dapat i-win mo, hindi sinet mo lang. Tama-tama. Okay? So, kailangan goal, di ba? Winning. Action plan. Ano action plan natin? A to B great. Para Albert Einstein mo yun. Lahat ng
bagay sa mundo may equation. Tama, tama. Ito, sa Greek life, ito yung equation natin. Ito yung formula natin. A, 2, B, 3. Okay, paano yan? 8 core leaders. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bundle sa yan. Yung 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung leader niyo. Ang tawag sa leader niyo na, core leaders. Okay? At ang kailangan mo i-build, build two sides, left and right. 1, 2 levels. Left and right, 1 and 2 levels. Do you follow? Yes. Third, builders and bundles. Ano kailangan po? User, seller, builder. Yung builder niya dapat bibili niya siya ng bundle. Total, magpapakapagod din naman siya, magtatrabaho din naman siya, might as well, mag-bundle na siya. Do you follow? Yes. Okay? Ngayon, ang pinakauli, yung tinatawag na GRE, Great Rewards to Infinity. Gusto niyo ba ng Great Rewards? Yes. Yes. O, di ba? Ito yung formula niyo ngayon. 8 for leaders, build 2 leaders, di ba? 2 sides, 2 levels, builders and bundles. Para magkaroon ng Great Rewards to Infinity. Okay. Paano yan? Ito na po yan. Okay? Level, team, profit share. First year mo, nakakuha ka ng 8 core leaders mo, magkano kinita mo? 64. Ang tanong, may sakripisyo? May hirap? Tanong, may reward? Yes! Yes. And ito, 8 na to, 8 to be great. Tutulungan mo na sila kumuha ng team, 8. At mag-bundle. Second year, 64 na sila. So, ibig sabihin nila na leader mo, 8 tsaka 64. Medyo solid na yung foundation mo yan. Tama? Okay? Pag nangyari yan, ang tanong, magkano kayo kita yung 8? 164. Ikaw naman? Ang tawag sa'yo, Guild of Leaders. Nahirapan ka man, may 1 million ka naman. Tama? Okay? Guys, anong goal ngayon ng 64? Kumita din ng? 164. Anong goal ng 8? Kumita rin ng team? O, anong gagawin mo ngayon? Ito, magtutulungan silang dalawa. Susupervise mo nila ngayon. So, 8 times 64, that's 512. So, yung 512 na yan, ang great news po dyan, si 64 kikita ng TIG. Si 8 kikita ng TIG. Ilan na kayo ng Guild of Leaders mo? 8. Tama? At ang inaalagaan nila, 64. Tama? Eto, tanong, magkano naman ang reward mo? 9 million. Yung build ko, ayan na, simula na ng rewards mo yan. Tama? O, pag tinotal mo yan, kumita ka na 11 million na cash at meron ka mga 1 million great rewards. Panalo, panalo. So guys, ang maganda dyan, pag meron kang ganito, namumonitor mo yung leader mo. Tama, tama. Okay? At ang maganda ko dyan, so syempre, para malaman natin may progress talaga, meron tayong tinatawag natin Great Life Training Form. Ito yun, di ba? So, lahat ng GOP in-attendan nyo, lalagyan nyo yung speaker, yung date na siya nag-present, at papipirmahan nyo. Ilang beses? 8. Tapos yung ating Great Life Orientation, ilang beses? 8 din. Di ba? Tapos, meron tayong tinatawag na product presentation, yung product focus natin, 8 din. Tapos meron tayong training na essential 8 din. Katulad po nito. Ano tawag doon? DNA. Okay? So mamaya, bibili kayo. Pagbili nyo, magkano halaga nito? 50 pesos. Pero dahil ngayon bibili, 15 pesos na lang. Oh. Parang po ano? Ah, di ba? Guys, ito maganda. Bakit kailangan natin ito? Alam mo ang tao, kahit i-motivate mo motivate, ang tao pa rin, kailangan i-checklist siya. Para nag-aaral tayo, di ba meron tayong tinatawag na report card? Yes. Tama? Para pag minotivate mo yung tao ngayon, mga kaibigan, minotivate mo na minotivate. Di ba? Ito ang great news po dyan. Pag minotivate mo siya, tapos binigay mo ito sa kanya, i-accomplish niya. Tama, tama. Ngayon, pagyaman, for example, o pagyaman na, what's your name again? Marilu. Si Ma'am Marilu, yung mama si Marilu. Tapos ano pa si Aljun, di ba? O, kanya remember mo siya. Marilu, ano sikreto? Ay, ako, hindi sikreto yan. Umupo ka dito. Ito ang ginawa ko. Diba? Kung anong ginawa mo, ibibigay mo sa kanya.
Tama? Kasi pag minot, anong sikreto? Ganito lang yan. Minotivate mo ng minotivate, pinawar mo ng pinawar, binali mo ng binali. Paglabas niya, nagutong, ano daw? Nalimutan niya na lahat ng sinabi mo. Tama? Pero pag meron siyang ganito, lahat ng technology mo, lahat na kailangan mo gawin, ibigay-bigay mo sa kanya. At pag nakita kayo, walang bola-bola, di ba? Ayun, hindi dito. So, kumusta? Nagpatingin mo ng structure mo. Pag nakita yung structure niya, makikita mo, ma-assess mo siya kung may progress siya. Kasi, ito mga maganda, dun sa, dito sa labas, may nakasulat, day and date will join. Name and date will join. Ibig sabihin, kung GDOP ko si Marilu, nagustuhan niya, o, Mang Marilu, kailan ka mag-join? May pera ka ba ngayon? Di ba, naalala niyo, anong tawag natin dito? Pay-in? So, eh, paano, Sir Pete, tinoto ka na, wala pang pay-in. Sasabihin mo lang kayo sa'yo, ma'am, eto maganda. Naniniwala ko, wala kang pera, pero meron ka naman tinatawag na word of honor. Tama? Ma'am, mula ngayon hanggang 2 weeks from now, mga kailan na tayo pwede mag-join? Mga siguro sa October, ano siya? October 20. Kanyari, gumano siya? October 20. O pag sinabi niya October 20, isusulat nyo ngayon dyan. October 10, 2019. Tapos dun sa pangalan niya, ma'am, okay lang ang pirmahan mo? Pipirmahan niya ngayon. Bakit? Tandaan mo ninyo, kapag pirmahan na pinag-usapan yung tao, na may program sila na gagawin nila. Kasi kailangan yung honor nila. Walang tinatawag na peso of honor, pero may tinatawag na word of honor. Tama? So, pag sinulat mo dyan ito, meron ka na paying sa October 20. Every kinausap ko ulit October 21. Every kinausap ko ulit October 18. Every kinausap ko ulit October 15. Ang maganda yan, ano nangyari? Dumadami na yung future payments mo. Tama-tama. Para ikaw, hindi mo nakakalimtian. Alam niyo ba, ako din kahit, kaya talaga naalala ko ito, kailangan gawin. Bakit? Kasi marami magpipayin sa akin, nakalimtaan ko yung ano, yung date nila. Samantala, pag inawakan ko ito, tinignan ko ito, o di ba, ma'am, Mario, hindi naman kita ko ulit eh. Pero i-update lagi kita. O, di ba? O, ma'am, 5 days na lang. O, di ba? Ma'am, 4 days na lang. Di ba? 4 days na lang. Magpipayin na sa mga Mario. Ay, grabe. Di ba? Tama? Di ba? Panalo ko ba yun? Panalo ba? Yes! Okay. Dapat lahat tayo may ganito. Para after. Katulad mo ngayon, may training ngayon. Di ba? Susulat tayo. Pipil up ako. Mag-magano po, magsasign ako dito sa training natin. Tama? At syempre, pag nagkaroon ka ng 8 na direct, tama ba? At nakapag-attend ka na training, meron po tayong tinatawag na graduation. Diba? So, palapang ito pa rin ba yun? Diba? So, sa great event natin ngayon, lahat ng tao na nagkaroon na eight directs at nakatapos ng training natin, may graduation. Tama-tama? Okay? So, panalo ba ito? Yes! Yes, okay? Guys, again, ito yung nag-aantay sa inyong kita. Sabi nga natin, remember, you don't need to be great to start, but you need to start to be great. Napapanin naman ho yun, di ba? Guys, remember, before tayo matapos, di ba? Makaibigan. Okay, so you just like to honor those person na galing pa ng ibang lugar na pumunta dito. And syempre, makaibigan, tumato, hindi naman sa tabi-tabi lang galing, di ba? So we're just so blessed na nandito sila ngayon and okay lang mapakinggan natin sila. Yes, okay. We want to hear their story and at the same time, gano'n sila ka-fired up dito sa green light natin. Okay, ang unang sharer natin, she's a licensed professional teacher. Wow, imagine mo, educator. This is my profession actually. Eh, this is my dream profession actually. To become a teacher, di ba? Educator. Pero ngayon, mukha na rin bubuha ang educator. Yes, ma'am. Yes, okay, di ba? And of course, yan, di ba, admin manager, di ba? At the same time po, consultant ng isang cooperative ko ng cooperative ko ba? Cooperative. Oh, di ba? Yan. Okay, at the same time, yan. Grabe. Kung yung kanina sinabi ko nakikinig kayo from the, di ba, place kung saan nakilala yung ating pambansang Kamao. Di ba? Mga kaibigan, ladies and gentlemen, from General Santa City, let us all welcome Miss Marilu De Quilos. De Quilos. Magandang Jensen! Wow Jensen po yung sagot. So ulitin ko na po. Magandang Jensen! Wow Jensen! Wow, thank you. Warm welcome naman from Manila. Kinabahan ako doon, Sir Jay.
Anyway, ano po ba yung great life story ko? Kasi actually, sinabihan na kami kagabi. Sumali po ako dito, hindi po ako na GOP kagaya ng iba sa inyo. Hindi po ako dumaan sa procedures na tinatawag na umatend ng GOP. Kasi diba sabi nga po, pag umatend ka ng GOP, kailangan mo na alam po yung pinapasok mo bago ka sumali. Kasi unang-una, hindi rin po piro yung ilalabas kong kapital. Actually, nilabas ko na. Pero bakit po ako sumali nun? Kasi kagaya yung paulit-ulit na sinasabi ni Sir kanina na lagi akong tinatamaan. Una, nausok po kasi sa Jensen, dati alam ko, general status is home of the champions because of Manny Pacquiao, yung mga dancers, gano'n. Then later this year, yung Jensen po yung home of investment scam. Tama po ba? Marami pong pera sa Jensen kung tutuusin kasi natalo halos 2.54 billion na ang lumabas na pera. So with that po kasi, yun nga kasi easy money, but the Bible says, di ba sa Genesis pa lang, tinuro talaga dun, 6 days thou shalt labor. Paghihirapan because of sin. Ito kasi si Adan and Eve yung may kasalanan eh. Kung hindi sana sila nag-disobey, di ba provided naman lahat ng Diyos sa garden, except lang dun sa tree of knowledge. Pero because of disobedience, so sabi nyo, sige, dahil nag-disobey na kayo, paghihirapan nyo na. So yung mga lalaki, kailangan mag-hard work. Yung babae, mga anak, yun yung reason. So nakalagay yun, but because kasi nga, we fast track yung pag-income, so ang nangyari is, sumali, tapos later na, yung sinali mo, kumita ka naman, yung halimbawa may 5,000 ka, for 1 week magiging 20, marami na doon, iba't ibang scheme, name it, siguro around 50 to 100 companies meron sa Jensen. With that. And then, unfortunately, we get engaged, tapos since nagkaroon ng problem, muna nung nakapaglabas ako ng pen, 236 para lang to pay off some of the investors, pero personal money ko na. And then that day, I really prayed and I said that, Lord, I really don't know what to do. Whenever that time comes, always I get reminded, yung sinasabi ng pastor namin na, if you don't know what to do, do nothing. Kasi if you really don't know what to do, tapos may gagawin ka pa, baka sumablay ka lang. So I really do nothing. And then ang tagal ko pong deactivated sa Facebook, siguro kasi it wasted my time, ayoko mag-Facebook, hindi po ako mapa-social media. Then, but I thank God also kasi nagtira ko ng messenger kasi required yun sa work. So yung work ko po kasi dati is admin manager ako at the same time consultant. Nagsasideline, ang dami ko pong sideline. So mahirap yung trabaho kasi nag-hire ka na, nagpa-process ka pa ng permits and all. So by the time na July, nakita ko dun sa my day ni Sir Mario Valentino yung picture ng Great Life Office. Tapos nandun si Ma'am Rajeles pa doon. And I've known her and Sir Mario from previous company namin. So yung track records, wala akong questions and all. So pag like-like ko, inabot ako doon sa check-in na lang. Yun na yung heart-heart yung check-in. So after that, nag-message si Sir. Tapos sabi niya, oh, kumusta na daw? Ganun. Sabi ko, okay naman. Sabi ko, Sir, ano yan? Sabi, explain niya naman further. Tapos sabi ko, kung sasali ba ako? Aabot pa ba ako? Ahabol ko ba? Sabi niya ako, bago lang. Kailan yung nag-start? Yung sinabi, February. Sabi ko, wow, February lang. So, ang una ko po agad inisip, kasi networking company naman talaga to. It's a good profession. Kasi sa previous naman namin, I joined like, ang tagal na, pero after 5 years. But of course, kumita rin naman po ako. Hindi nga lang ganun ka-supportive yung apply. Pero maganda naman din po. So, kumbaga believer na ako ng network marketing. So with that, nung nakita ko si Madam Per, sabi ko, sige sir, sali ako. Pero that day, hindi ako nakapagpadala ng pera. So he thought, in-scam ko lang siya, na hindi ako sasali. But mind you po, hindi ako na GOP, pero nakita ko lang si Madam Press, and I know Sir Mario, the next day po, nagpadala ka ng 112,000. Nag-pay-in po ako. Hindi po yan joke. Kaya man, ako po yung first na nagbanda sa Davao City, it's just that wala akong picture kasi hindi naman po ako pumunta because my place is 3 hours away from Davao. So that night, hinapit niya sa amin, dumating siya sa Jensa, like 7 p.m. Saka siya nag-present. Sabi ko, sige, okay, ganyan. Tapos sabi ko, sir, pasan ko na lang din yung slides. So since malayo po si sir, so since sumali na po ako, so kumbaga po, hindi na question sa akin yung namumuno ng company. Sila Sir J, nag-met ko na rin. Actually, nakita ko rin sa preview, so I know their track records. So kaya po lang na nandito, congratulations po kasi nandito lang po tayo ngayon sa Great Life. Kumbaga po yung sa akin lang is, I was being rejected dun sa mali kong plans. So I was being redirected also to a great opportunity.
Para mga ano lang po yan siya is, sa business kasi na to, wala naman po tayong pwede hindi, wala sasayangin kasi kagaya niya. Meron po ba ditong barangay na hindi naliligo? Wala naman po, di ba? So, ibig sabihin po, from the products meron tayong sabon, we can always sell, and those products are highly consumable. Ibig pong sabihin, nauubo siya. And then, ang maganda lang po dito, siguro tama rin po yung laging sinasabi ni Press, na dapat right attitude. Kasi po, if we, ako po sa field ko, as an HR admin, kung sa tatanungin niyo magaling, magaling po talaga ako. Kasi nag-hire, nagtatanggal, tapos nakakapahalubilin po ako sa mga bitter people sa amin. Pero po sa ganitong industry kasi, kailangan importante po, trainable. Humble po tayo. Kasi po kailangan tanggalin natin yung corona natin kung saan tayo nanggaling. Kasi po dito sa industry na to, maniniwala po tayo at makikinig dun sa mga mas magagaling sa atin. So like our president, our VP. So there are those right people po na magtuturo sa atin. Imagine all the way from Jensen, pumunta kami just to attend the DNA. So yun lang din po yung sa akin na gusto kong ma-inspire din po kayo na kumbaga sabi nyo na, ay ito, ano lang, hindi po. Kasi ako po talaga, when I joined on that second day, hanggang 30, sabi mo kay Sir Mario, I really vision myself, nakikita ko na po yung sarili ko kung saan ako papunta. I just have to get the right attitude lang. Sa investment, yes, I give tithes. Siguro kung makakapag-tithes ako 150,000, malaki po siya. But why God didn't allow that? It's because it's not pleasing on His eyes. Kasi bakit? Yeah, I give my tithes, that is obedience, but from maling source of income. So hindi po siya tama. Then I will never, never again engage sa business na nag-tolerate ng sin. Which is nakakarelate talaga ako dun sa sinasabi ni VPJ na San Miguel. Kasi yes, kumikita ka, pero you're putting people into something na nato-tolerate mo yung kasalanan. At the same time, nagiging unhealthy sila, nagkakasakit sila. So that is not a good business. Kasi po yung magandang business, una may peace of mind ka, healthy ka, and then when you're helping people, yun po yung pinaka-importante. So yung sa akin po, yun lang. Siguro hindi na ako kailangan i-convince-convince pa na kung ano-ano. Basta without GOP, nagbili na ako agad. Kasi sold-out talaga ako sa Great Life. Sobrang happy ako and then sobrang excited ako na nakarating ako finally sa office. Parang hindi ko na siya ini-imagine kasi nakikita ko lang talaga siya sa pictures. But I went to Davao already. So opening nandun na rin po ako. So I'm very thankful. Actually, yung sinasabi ni Sir kanina from previews, tinatanong niya rin ako, bakit ka lumipat? Sabi niya, wala pang security dyan. Kasi bago pa. Security-wise, hindi na question yon. Knowing Ma'am Rachel, tsaka yung iba pa, hindi na po question sa akin. So parang in-explain ko na lang na hindi na kailangan. Basta po, for me, Great Life is the best company. This is the very great opportunity na kung saan pwede ka pong bumawi. Kung kayo po, I'm a single mother. I have a son. And then masakit po sa akin pag yung mag-birthday ka, wala kang bigay sa anak mo. Sorry, I cried. Masakit din siya. Ano lang po siya, parang, but that motivates me. Sabi ko, anak, tiis lang. Kasi bakit? 1 year from now, malayo na yung mararating. What lang talaga mo dito? And of course, this company is God-centered talaga siya na company. Of all networks, wala naman akong nakitang ganun that we really honor God. So dito pinaprioritize siya, which is I'm very thankful of. So ang dami kong na-invite, ang dami kong, honestly, nag-GOP na po ako. Kasi po bakit? Malayo po si Sir Mario, and this is business. And since pinasok ko na siya, paninindigan ko siya, kaya inaral ko po yung business. Alam niyo po yung technique, para lang mas maganda yung presentations. Every day po, ang ginagawa ko is, nakikinig ako sa GOP ni Ma'am Rachel. Kaya-gaya lang, pero hindi ko naman lahat kinukopya. Yung iba sa sabi niya, may bumotivate lang sa mga tao, yun po yung kinukuha ko. Kasi pag nag-present siya, feeling ko rin po, para ako yung nag-present, na gusto ko ulit mag-pay-in. Kaya po nag-record ako ngayon nung nag-represent si VPJ, kasi po yun din po yung ituturo ko sa mga future downlines ko sa Gentile. Yes. And I'm praying and hoping po na sana mas inspired po kayo to join Great Life kasi kayo po very fortunate. Nakikita niyo sila o dito everyday pwede niyo silang puntahan kami po malayo. And hindi sila lagi nagpupunta sa amin. Napapanood ko lang sila sa mga groups lang kung ano po yung meron kami.
And I'm so happy and I'm so blessed. And I really claim it na nandito yung blessing sa akin ni God. So with that, wag po tayo maging hopeless. There's great life, there's future for us here. Thank you po. The reason why I really love Network Marketing is you were able to not just to inspire people but also transform people's lives. Tama po ba? Yes. Eh, minsan di ba parang makita mo, parang, alam mo, pwede ko lang. Di ba parang, pag may nakikita ka, kung pwede ko lang tulungan to. Kaso madalas, pag makikipa kayo ng field, di mo na pwede tulungan yun, di ba? Kunyari, may waiter na sa'yo doon, kung pwede lang ako maglampaso, tsaka magano'n yun, eh, di ba? Gagawin ko, pero hindi ako pwede dyan eh. Pero subukan mong bumasok dito sa Great Life. Lahat na pwede kong itulong sa'yo, itutulong kong mabago ng buhay mo. Tama mo ba yun? Tama? Imagine nyo, they're from Jensen. Diba? From Jensen, punta sila dito. And we're pinapakita, gano'n tayo mag-privilege na. Oo nga, sabi ko, no, yung mga tao, nandito na, ganda ng opisina natin, sila. They have to, she has to go to, ano na, Davao, para makita pa yung office natin doon. Tayo na, dito na tayo, tamang-tama. Yes. Alam niyo po, nung nagsisimula ako sa ganito, ang office na nag-open ng alas 10, okay? Kaya ako, pag talagang sisiguraduhin ko, alas 10 na doon na rin ako. Ang ginagawa ko, ay yung merong sense of ownership. Yung company na to, gusto ko, pagpasok, pag-open, nandun din ako. Tama? Tapos pag pumasta ako doon, hindi ako parang distributor, parang kung may-ari din. Hello, kumusta? Kumusta yung mga stocks natin dyan? Okay ba tayo dyan? Diba? Ganun o! Talaga yung feeling ko, ganun! Tapos pag yun, actually na kayo, nagugulat yung mga kasama ko. Pag uwi na ako, inaayos ko ba yung mga upuan? Kasi, nung nagsisimula ako, ganun talaga ako. Diba, misan, palabas na ako sa office. Paglabas ko sa office, nakin pa yung cafeteria, magulo. Aayos ko ba yung mga upuan? Tapos sabi na ako, sir, ba't mo ba inaayos? Eh, wala naman tao. Ewan mo ba, ba't ko ba inaayos ko? Pero di ko naalala ko, nung nagsisimula ako, bago ako umuwi, kahit hindi sa akin yung office, ay yung sense of ownership, ano ginagawa ko? Inaalaga ko pa rin, inaayos ko pa rin, hanggang na-develop ko lang. Ano sino maniniwala, one day, yung kakaisip kong magkaaroon ako ng office, at magkaaroon ako ng company. Right now, this office, it's a multi-million company. And in the future, this company will become a multi-billion company and eventually, a multi-billion dollar company! Guys, dapat ito, hindi ka lang dapat excited, super excited ka. Kasi kung natanggap ka, excited ka, dito sa yayaman ka at mababagong buhay ng pamilya mo, dapat mas excited ka. Tama naman. Guys, the game is a great life. It's not just a life, it's a great life. Tama? Yung talagang pag-iyak, yung iyak mo, yung pagod mo, lahat ng yan, may mapupuntahan talaga yan. Paano ba yun? Yes! Kaya syempre, na-inspire ko ba kay Mama Rilu? Yes! Ngayon, ito naman po, hindi rin basta-basta. Kung ito ay galing naman ng Jensen, ito naman po, galing din po siya somewhere in Mindanao. Pero pag ito dito, talaga itong tao naman, hindi naman basta-basta po, di ba? Alam mo, every time nakikita ko yung word na ito, when I was young, grabe, sabi ko, grabe, certified sila na ganito, matindi ito, di ba? Have you heard yung word na ISO? Yes. Yes, di ba? Ang maganda dito, yung mag-share naman, okay? He's also from Mindanao. And ang maganda na, isa po siya ISO Director. Training Director ng Spring International USA. Oh, grabe, imagine mo ha. And for him to join us, ibig sabihin nakita niya na mataas ang standard ng Great Life. Kaya pag kaya po nandito ko ngayon na pag-iisipan ko, hello? Diba, yung taga-ISO nga, sinicertified niya na siya mismo. Mag-great life siya, nag-great life siya. Tama. Kaya nga sa Dubai, ganun din eh. Pag may nagsasabi na, sir, i-analyze ko, huwag mo nang in-analyze. Ito, basahin mo, risk analyst. Diba? Imagine mo, risk analyst. Diba? Ito ano, bank supervisor. Diba? Ano to? Aviation specialist. Siguro naman sa mga to, pag pinagsama-sama mo yung utak, hindi nakakalati yung utak mo, di ba? Di ba? Kaya pag sinabi pag-iisipan mo, huwag mo na pa, alam nyo, totoo ngayon, may bagay na pinag-iisipan, pero may bagay din na hindi pinag-iisipan. Tama. Kasi kung ang piloto, iisipin niya muna sa inyo, di ba? Yung bago po tayo lumipad, magkaaroon muna po tayo ng botohan. Di ba? Sa tingin nyo, lilipad po ba to? O hindi. Open-minded naman ako. O, di ba? Sa tingin nyo, di ba?
Walang pakialam yung piloto. Because ang ability niya, siya magpapalipad. Wala siyang pakialam sa opinion niyo. Do you agree? Yes. Ito maganda, mga kaibigan. Okay? Itong tao na to, nakita ko, he's very passionate when it comes to doing this and at the same time po, sharing his expertise. Ito, kausap siya ng wife ko. After a few months, pumunta naman siya ng Australia. Ngayon, nandito naman siya, ay na maganda dito. Sabi niya, sir, pwede ba ako mag-share? Oh, hindi lang pwede. Pwede. Tawa ba? Ladies and gentlemen, okay, galing pa ako ng ibang lugar. Huwag niyo naman nung tayong pahiyanin yung ating company. And of course, vice president po ako. Diba? Pag pinahiyan niyo ako, hindi niyo makuha yung account yung mag-income niyo. Joke na, hindi naman tayo ganun. Joke na, hindi naman tayo katulad ng iba, di ba? Okay, ladies and gentlemen, di ba? Let us all welcome. Okay naman, palapakan natin ang ating mga niya. Mr. Harry Cruz Culupres from San Juanca City! Damas y caballeros, buenas noches. Buenas noches. Te amo mi mujer, si también amor por ustedes. Kung sa English po yun, eh, my loving to my wife is my loving to you, so my heart is 50-50. Before gonna start sharing my experience, I'd like to acknowledge my downline. Ano po ninyo, wala pa po ako isang buwan sa great life. But I am blessed because I have my downline with me now, Mr. Don Don Lim. Salamat naman, no? Wala pa ako isang buwan, ay may downline na po ako. Well, I'd like to start my line by saying that love is a language only the heart would understand. Alam po ninyo, sa mag-asawa, hindi na ako sinasabi kung anong gusto. Tinatasan na ang pilay, alam na ako. Ang asawa ko, pag kumamot, maglalaban na ako. Wala sabi-sabi. Again, love is a language. Only the heart will understand. I've been working in the United States for about 16 years. At a time, umalis po ako after I retired from Coca-Cola, year 2000, as a salesman. Pumunta ako ng US and I work sa Sprint Telecommunications for 8 years noon. I was still single at the age of 43. Mind you, I was still a virgin at the time. Hindi kasi ako basta-basta na mimigay. But then, when I had a visit after my 8 years, I met this 20 years younger than me. Ay, pinikot po ako. To make the story short, I fell in love. For the first time in my life, I fell in love. Kasi hindi ako marunong magmahal. Dahil wala din nagmamahal sa akin. Something changes actually. So when I came back to US, nag-iba ho yung intention ko sa buhay. Bakit? Kasi meron na akong pamilya. Kaya ho yung mga gustong mag-abroad, pag single kayo, okay pa siya. Pero pag may pamilya, grabe ang hirap. Kasi may pamilya kayong naiiwan dito. Sino ba nakapag-abroad na may pamilya? Alam mo ninyo ang sinasabi ko. Alright? So, 2016, I suffered heart attack. A little bit fatal. I spent 27 days in ICU. And I spent 6 months bedridden. Nag-dream na po ako. I saw my mother, my dead mother, sa heaven. Saw some of my auntie. So, ang tao pala na mamatay. Nakikita mo lahat ng hindi mo nakikita pag buhay ka. Gusto ko ninyo makita ang lahat. Subukan nyo mamatay. At to make this story short, after I was discharged from the hospital, I was still bedridden. The doctor told me, that was August of 2016, man, you won't reach by December. I was given only 3 months to survive. Very vital, kasi my heart is not beating that much. I was incubated while I was still in the ICU. So, sabi ko, I have to go back to the Philippines, to Zamboanga, because if I die in the loving arms of my wife. After all, issue na ko sa pinula.
matutuwa ang asawa ko. But then, you know, nabigla sila lahat eh. Because, nak 2017, 2018, 2019, buhay pa rin ako. Why? Because if love is a poison that destroys the person, well, love can also be a medicine that reheals the wounded and broken heart. Kung may sorry, sir, eh, doon nagdagdagan po ang buhay ko dahil sa pagmamahal ng pamilya ko. Eh, paano pumasok ang great life? Ganito po yun. Ako po ang tao, hindi ko tinitingnan lang ang kumpanya. Hindi ko lang tinitingnan ang produkto. Tinitingnan ko rin yung taong nagsishare sa akin. Pagka Jose nagsishare, ang dating niya sa akin, profit or business, hindi niya ako makukuha. Promise. Mahal na tao natin eh. Pag ang intention ay lalo ng lalaki ng mata, pag pigyon, alam mo yan, profit ang hapon. Mabuti naman po ay yung idol kong ito, talagang iba ho sa mag-demo. Hindi pa ho siya nagsasalita, dimple pa lang, malalaman mo ng pagmamahal niya. So sa madali sabi po, ako ay napasali sa great life dahil sa dalawang tao. Isa po yung ina-idol namin. I consider him in Zamboanga as one of the living legend when it comes to networking. I'm talking about Mr. Benny Victor. Alam ko yung idol ko, hindi na kailangan magsalita niya, ngingiti na yung maniniwala ng tao. Ganun nga. And the second one, of course, Mr. Bernie Malilihan, yung PM mo. He's one of the living legend of us. And so, I joined Great Life for one reason. Great life is also great love. Right? And great love defines two. Sacrificial love and true love. Alam ko, alam nyo na kung ano yung pagmamahal. Alam kong alam nyo na kung paano magmahal. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo, ano ang pinaka mas masarap at mas matamis na pagmamahal. Sacrificial love sometimes requires a lot of effort, but I tell you, it's not sacrifices at all. I call it nurtured love. Only a mother can show it to the children. Tama po ba? Oh? Alam po ninyo, pag umiyak ang anak, ang tatay hindi yung magigising, pero ang nanay nagigising. That is what they call a nurtured love. The second love, yung tinatawag natin true love, can only be true once it is given to the other one. Great life, in just a span of month, I actually felt the true love that they had towards us. If I have to count, there are, Great Life is about the 20th networking company I ever joined. 19 of which then I love, but they never love me in return. That's why I call Great Life and networking a business, a redemption company. For us, who were once a victim of a broken promises and a broken heart. This is a redemption. Yes. Para sa mga nito. Hindi ko na sa patatagalin. I go sa malamang sa. But there is one thing I like you to be inspired of. In every doings that we have, relationship, friendship man yan, or business, when you do such thing with love, yes, I tell you, you will never fail. Yes. You will never fail. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Alam niyo, sabi ng iba, Vice President, parang baliw. Actually, hindi lang kami nababaliw, baliw, baliw talaga dito.
Diba? We are totally empowered. We're totally excited every day we do this. Tamang ba? The opportunity that God has given to us is something really, really amazing. Tama ba? Yung alam mo yung meron mga isa ordinary tao dyan na makakausap mo na eventually magiging healthy and eventually magbabagong buhay. That's really, really something special. Tama ba? And then may fala na dito na nakikinig ka. Then God has a reason, has a purpose, ba't ka nandito? Tama ba? And guys, believe me, now that you know your DNA, what is the letter D? You are a distributor, di ba? With all humility, di ba? Pumunta ka, why? Wala masama. Magbibenta ako. Yung drugs ka binibenta, totoo kaya? Tama ka, bawal yun. Nanigira lang ko, pero bibenta sila. Tama ka rin. NMAN? Navigation. We are going to navigate you step by step by step. Tama-tama. Kasi pinakamahirap gawin sa lahat, ano, yung mama na wala nag-guide sa'yo. At ang pinakamadali naman sa lahat, yung may mag-guide sa'yo. Do you agree? Okay, di ba? Yan ang pinakamalagay. Ano yung pinakamalaga? Application. Di ba? Alam mo na pala. Di ba? So, may susunod mo na pala, i-apply mo na. Tama-tama. Guys, now that you know your DNA, ang question ko sa'yo, are you ready to enjoy great life? Yes! Are you ready to enjoy great life? Yes! With that, I'm BPJ. Let us all enjoy great life! God bless everyone! Pirma, bili na kayo. Ayan na. Unang-unang may pirmahan si Miss Casey. Yan. You go there, it's worth 15 pesos. We are going to sign, I'm going to sign this one. Guys, yung mga nandito, kayo na maunang pipirmahan natin dito. Okay?